mapagpalang araw sa lahat ng iyong tagapakinig. Ako nga po pala si Benedict Araw at may ibabahagi sana akong kwento para sa inyo tungkol ito sa istorya ng aking tatay Hubito. Nakatira ang aming pamilya sa napakagandang probinsya ng Mindoro at ang aming kabataan ay masasabi kong parang ginto. Tandang-tanda ko pa sa kwento ng tatay ko. Malapit na ang pasukan nila sa may elementarya at kinabukasan naman ay magaganap ang isang piyesta. Kaya sabi ng ama ng tatay ko ay pagtapos nila sa may bukid ay asikasuhin maigi ang kalabaw nito. Pakainin at linisan para bukas ay maayos ang kondisyon para sa gaganaping parada. Sapagkat tuwing piyesta, madami ang ginaganap sa aming parada. Mga nakakatuwang pagtatanghal sa entablado, patimpalak at mga palaro, pati na din ang paglalatag ng naggagandahang mga produkto na paniguradong maiibigan ng kahit sino. Kaya ikadaw ng ama ng tatay ko ay huwag kalilimutang pakainin ang kalabaw ng kanyang paborito at kuskusin ng maigi ang buong katawan nito. Wow! Hanip! Sana diba, inatanong mo muna kung gutom ba ako, o kaya kung nakaligo na ako, o kaya kung may lakad din ako, diba? Kasi ito din eh, no? Kala mo kung sino umastang paborito ng ama eh. Aboy! Loko siya! Wag mo akong kitkitin dyan ha, mauhulog ako. Baka, imbis na makakasama ko sa mga kaibigan ko para magdaro, kailangan babantayan pa talaga kita habang naliligo? Iba! Iba din eh, no? Samantalang ako, minamadali pang maligo, kasabay pa ng paghuhugas ng mga kaldero at plato. Aboy! Loko pa! Kanina ka pa! Gumaganti ka talaga, ha? Napagkarating sa may Dubluban ay napatunganga na lamang ito habang minamasdan ang kalabaw sa masarap na paliligo sa may tubigan. Matapos malinisan ang kalabaw ay nakasalubong pa nito ang isang kaibigan at nakita ang hatak nitong kalabaw na napupuno ng kulay. Kung kaya nakangiti itong napalingon sa kasamang kalabaw at napapangiti ng nakakaloko. Mukhang makakabawi ako sa baluga para sa may parada bukas. Yari ka sa akin, magka-uwi ng bahay. Sige, sarapan mo yung bigo mo. Kaya nang makauwi ay agad nitong hinanap ang makaraang ginamit sa pagpipintura ng kanilang bahay at sinimula nitong pahiran at markahan ng mga kakaibang disenyo ang walang bawang na kalabaw. Hawak ang pinturang pangkulay. Yan oh. Okay na. Number 23, Boy Baluga, ang totoong panganay ni tatay na kalabaw na damulang. Oh, bakit? Ha? Napanag ka? Arte ni arte nito ha. Kasi wala na ako makitang ibang magandang pangkulay eh. Okay na yan. Apple green, tsaka pink. Aba, pag may nakakita sa'yo, baka sabihin, kasama ka ba sa kasal? Ang ganda-ganda mo kaya. Mukha kang kalabaw na bakla. Aray ko! Bakit ka nangangagat ha? Bakit ka nangangagat? Kagating ko din yung tenga mo eh. Okay, gina, dyan ka na nga. Maliligo pa ako eh. Hoy, huwag mong ikuskus yan ha. Palilintikan ka sa akin. Kalabaw na bakla. Tinawag pa daw ito ng kanyang nanay para ipanguha ng gagamiting dahon ng sili para sa lulutuing masarap na tinola na kanilang panghapunan. Saka tumuloy na ito sa likod bahay para maligo dahil may nakatakda itong lakad patungo ng plaza kasama ang kanyang mga kaibigan. At nang makagayak ay agad na nagpaalam sa kanyang magulang para tumuloy na.
Mabilis naman itong nakauwi dahil ayaw din kasi ng tatay Hubito na inaabutan siya masyado sa lakwatsyahan ng alanganing gabi. Pero pagbalik ng bahay ay galit na galit naman ang kanyang ama dahil ika daw nito nakawala ang kanilang kalabaw. Totoo naman tayo eh. Tinali ko yun doon kanina oh. Tinali ko yun dyan oh. Baka naman may dinaanan lang. Baka nag-basketball. Ganun. Puro ka kalokohan. Basketball, basketball. Yan na papala mo. Kakabarkada mo. Hala, hanapin mo yung kalabaw. Opo, tay. Hanapin mo yung kalabaw natin. Baka nadali yun ng mga magdanakaw. Bilisan mo. Opo, tay. Anak ng... Nagdadabog ka ba, ha? Nagdadabog ka? Anong nagdadabog? Tumama yung pa ako eh. Siguro nasaktan ako, no? Sabihin mo lang, at ikaw ang itatali ko sa parada bukas. Makita mo, malapit mo yung kalabaw. Kaya naiinis itong dinampot ang pang-ilaw, pati ang mahabang kahoy, at lumakad na upang hanapin ang nawawalang kalabaw. Kung saan-saan ito naglakad. Pinasadahan ng ilaw ang mga masusukal na talahiban at kakahuyan. Andeng! Este! Cardo! Este! Paluga! Paluga! Yee! Lintik na kalabaw kasi ito eh. Ang pangit ang epekto ng tinurok na bitamina sa kalabaw na to. Sakit sa ulo. Masyadong tumatalino. Masyado daw para desisyon sa buhay eh oh. Ako tuloy napapagalitan ni tatay. Paluga! Lumabas ka na dyan! Galit ka ba? Sige na! Palitan natin yung kulay mo. Gawin natin neon green. Para mukha kang taga-MDA. Paluga! Lumabas ka na dyan! Lintik ka! Nagugutom na ako eh! Paluga! Ano ba? Nahihina ako eh! Lumabas ka na dyan! Pero, nakakalayo na ang tatay Hubito sa paglalakad ay hindi pa rin niya ito mahagilap. Kung kaya ay nangangamba ito na baka nga nadali na ito ng mga tulisan ng mga kalabaw. Lalo pa, sa ganitong kinabukasan ay pestahan. Madami ang nakakaramdam ng kagipitan at sa mga masamang gawain, humahanap ng pagkakakitaan. Tinamaan naman ang lente ko. Ay, kawawa naman yun. Kawawa naman yung mga magdanakaw na yun. Eh, napaka-arte pa naman ang kalabaw na yun. Naku, tiyak, mahihirapan yung mga yun. Ay, sana kaya yun? Paluga! Paluga! Ubas ka na! Latag at tagat na ang dilim. Napapalayo na ito, kakahanap sa alagang kalabaw. Nang may marinig itong pag-atungal sa kung saan. Kaya marahan itong lumakad, papalapit sa naririnig na tunog ng hayop. At sa wakas, natagpuan ito ang nakawalang kalabaw. Tahimik. Nakatindig. Mag-isa ito sa may gitna ng kakahuyan. Kaya laking tuwa ni Tatay Bito at nilapitan ito. Saka dinampot ang nakitang tali at hinatak ang kalabaw para sila ay makauwi. Naku! Ikaw talagang kalabaw ka, oh. Pinag-alala po ko. Eh, saan ka ba kasi nagsusuot? Ito, oh. Bakit? Nagtatampo ka ba? Ayaw mo nang nilagay kong kulay? Sabihin mo lang. Kasi, huwag yung ganyan. Bigla kang naglalayas. Papaano na lang kung ibiglang humintong kulay puting banjan? Naku, gagawin ka nilang chicharon. Naku, ikaw talaga. Namiss kita. Ika rito. Ika tayo, ini tayo, dali. Gabi na. Patawa-tawa pang kinakausap pa ito ni Tatay Bito. Ang kalabaw. Habang sila'y papauwi. Medyo napalayo pala talaga ang kalabaw. Kaya ilang lakad pa ang kanilang ginawa
na ikapangan ng tatay ko sa kasamang kalabaw. Alam mo, ha? Sa uulitin, huwag ka na basta-bastang kung saan-saan nagpupunta. Dahil sa'yo, ako yung nalilintigan eh. Pag nagsabi pa naman si tatay, talagang ginagawa niya. Ayoko namang maging kalabaw para sa parada bukas, no? Nanatatawa pa si tatay Bito dahil kinasanay na nila na kinakausap ang mga alaga. Pero bigla siyang natigilan at pinanlakihan ng mga mata dahil tila narinig niyang tumawa ang hatak na kalabaw. Subalit hindi ito nagpatinag. Iniisip na baka lamang ay isa lamang itong guni-guni. Kaya tumuloy lamang sila sa pagdalakad para makauwi. Ngunit napalunok na si Tatay Bito dahil talagang naririnig niyang tumatawa ang hatak na kalabaw. Nawari na aliw ito sa kanyang huling sinabi. Kaya para hindi ito pangitaan ng takot, sumipol ito para maibsan ang nararamdamang gumagapang na kilabot. Subalit, mas narindig lalo ang kanyang mga balahibo nang marinig ang nakakapangilabot na pagsipol din sa may likuran nito. At nang tumigil ang tatay Bito sa kanyang pagsipol, ay walang tigil naman ang pagkabog ng kanyang dibdib. Dahil dinig na dinig nito ang pagtawa ng kalabaw sa kanyang likuran. Tuwang-tuwa sa kanyang likuran. Tuwang-tuwa. Ngunit, sadyang matapang ang tatay Bito, mas hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa may tali. Saka tumuloy na sa kanilang paglalakad, papauwi. Na mas lalo pa itong pinanlakasan ng loob nang makita na ang kanilang bahay. Kaya mas binilisan pa niya ang kanilang paglalakad. Subalit, biglang humigpit ang hawak nitong tali, tila. Huminto sa paglalakad ang kanyang hatak na kalabaw na nasa kanyang likuran. Kaya dahan-dahan niya itong nilingon para malumanay na pagsabihan. Ngunit, damanan nito ang kanyang kaba, ang pangangatal, dahil papaano ba naman daw hindi ito manginginig dahil ang kausap niyang kalabaw ay sa kanya ay nakangiti. At hindi bumabawi ang matalim nitong pagtitig. Nasa kalamang nito napansin ang isang malaking pagkakaiba. Sapagkat ang pinahid niyang mga pintura sa may kalabaw na alaga ngayon ay wala na. Ngunit mas lalo itong nangilabot nang malamang ang hawak pala nitong tali ay hindi nakasukpit kundi kagat-kagat ito ng nandilisik na kalabaw na sa kanya ay nakatitig habang nakangiti. Kung kaya wala na siyang inakasayang oras, bumalikwas ito patungo sa kanilang bahay upang tumakbo ng kumakaripas habang walang tigil
na nagsusumigaw at kitang-kita din niya ang mabilis na pagkilos ng kalabaw nang biglaan upang siya ay masundan. Subalit, halos himatayin ang aking tatay Bito nang salubungin naman ito ng isang makulay na kalabaw. Tila galit na galit nitong hinarap ang malaki at itim na kalabaw na wari handang makipagsuwagan habang sumisinghal at umaatungal. Pero walang pag-atubiling sumampa si Tatay Bito sa may makulay na kalabaw at walang tigil itong hinataw. Takbo na, Baluga! Hindi natin kaya yan! Takbo na! Bilisan mo, Baluga! Bilisan mo! Napatalinong sumunod naman ang alaga nitong kalabaw sa kabumwelta upang tumakbo papauwi sa kanila. Na halos pagpagulong-gulong naman si Tatay Bito pagkarating nila sa may kubo at takot na ikinuwento niya ang lahat sa mga magulang nito. Pero tinawanan lamang ito ng kanyang ama na mabuti na lamang daw at hindi mga kawatan ang kanyang nakita dahil mas tiyak na siya ay mapapahamak. Saka ano ba yung itsura mo? Gaganap ka ba sa may ati-atihan, sa may panay, at puro ka pintura sa may katawan mo, at saka... Wow! Ang tindi mo talaga, Tay! Ganun-ganun lang yun! Walang pag-aalala! Kung ayos lang ba ako? Ganun-ganun lang yun! Ayos talaga eh, no? Sakaling ko kaya yung mga manok mo. Sige, tubukan mo! Tubukan mo! Nang ikaw bukas ang ipangsasabong ko! Oja! Mag-ilamos ka na at ipinagtira kita ng paborito mong pritong ulam, anak. Aww. Weh! Talaga, Tay? Totoo? Abay, oo naman. Prito. Pritong tirang buntot ng tamban at banak. Ganun pala. Walang sisihan talaga, Tay, ah. Pag nakaamoy kayo ng fried chicken mamaya. Sige lang, sige. Subukan mo nang mapalayas kita dito. Circulas. Matapos po ang gabing iyon, ay ilang araw daw sumama ang pakiramdam ni Tatay Bito. Dahil sa labis na takot, na tila daw ay naubos yata ang buong enerhiya sa may katawan nito. Hanggang dito na lamang po. Sana ay nagustuhan ang maikligong kwento. Ako po ang iyong tahimik at masugid na tagapakinig, Benedict Araw, Tubong Mindoro. Medyo gwapo. Naks! Ito po ay isang totoong kwento na aming nasundan at nasaksihan hanggang dulo ng kanyang buhay. Nakakalungkot man. Pero saan ang maging daan ito upang sakaling umabot man sa kanila, ang ating kwento ay malaman kung kamusta na nga ba sila at kung nasa mabuting kalagayan ang ating mga itatampok. 1994. Kasagsagan ng bagyo. Nakatanaw sa bintana habang minamasdan ang mga nagliliparang bubong na ang mga kapitbahay. Namamangha kung gaano kalakas ang kakayahan ng inang kalikasan kapag ito ay nagiging bailente. Kinabukasan, maliwalas na ang panahon. Dilimas ang mga samot-saring kalat na dala ng malakas na hangin ng kahapon. Tumingala ako. Minasda ng isang puno na mas matanda pa sa aking edad. Tuyot na ang kalahati nito. Iilang dahon na lang ang meron. Ngunit, namumunga kahit papaano. Dahilan yata ng tama nito ng kidlat noon kung kaya nabiyak ang katawan. Tanging silbi na lamang ay ang maging kapitan ng aming mga sampayan.
Sampayan na ang gamit na kordon ay ang tansong kableng galing sa minsan na nabuwal na poste ng kuryente. Ayon sa kwento ng aking mga magulang, doon ay napakayabong ng mga dahon nito at hitik sa bunga ng santol. Kailangan ng dalawang tao upang masukat ang kabuuhan nito. Nasa tuwing magsasampay sila, ay manalaglagan pa ng isang kamaong sukat na bunga nito. Eto na siya ngayon, tuyot at malungkot. Kadalasan pa ay walang ibon dito ang humahapon. Isang araw, nagulat ako dahil may mga estrangherong mukha sa aming bakuran. Mga bagong lipat. Sila ay mag-asawa na di ko tukoy kung saan sila nagmula. Nangungupahan sa maliit na kwarto sa isang paupahang kapitbahay. Masayang pamilya. Nabiyayaan sila ng dalawang magagandang anak na babae. Parehas sila ng linya ng trabaho. Mga marangal na security guard. Ang ama ng tahanan ay sa gabi ang oras ng pagbabantay sa bangko. At lady guard sa umaga naman ang esposa nito na nakadestino sa isang shopping mall sa EDSA. Halinhinan sila sa pagbabantay sa kanilang mga supling. Nakakatuwang pagmasdan ang kanilang pamilya. Masasabing mabuting kapitbahay naman. Ngunit, isang araw, pinalot ng madilim na panahon ang kanilang pagkasama. Abala ako noon sa aking paglalaro. Gumagawa ko ng mga laruan na yari sa lata ng gatas. Napadako ang aking paningin sa bahay ng aming kapitbahay. Naririnig ko silang nagtatalo. Galit na galit ang ama ng tahanan. Ngayon ay napakalayo ng ugali nito sa aming pagkakakilala. Napakatahimik nitong tao. Ngunit ngayon, kahit ang mabagsik na leon ay mababahag ang buntot sa bagsik ng galit nito. At kahit sinong matapang, ay titiklop sa tindi nito bumitaw ng mga salita. Nalaman niya na may kalaguyo ang kanyang asawa. Tumagal ang kanilang pagtatalo, nang biglang tumahimik. At nakita ko na lamang nag-asa balutan na pala ang kanyang misis. Ngunit hinabol ito ng lalaki at pinigilang umalis. Sobrang pagmamahal. Napakaswerte ng mga taong nakahanap na ng ganitong pagmamahal. Nasukat akalain mo nagkasala ka na, pero mas nais pa nitong magsimula kayong muli at kalimutan ng lahat. Napakaswerte. Lumipas pa ang mga araw. Naging maayos silang muli, alang-alang sa mga lumalaking mga bata. Ngunit, mas matimbang yata talaga ang tawag ng tukso. Dahil nalaman na naman ng kanyang asawa na nakikipagkita pa rin ito sa kanyang kalaguyo. Na noon nga ay natuklasan pa niya na nagdadalang tao pa ito. Subalit, magkaganon man, walang kapantay ang pagmamahal nito sa kanyang asawa. Wala na siyang pake kung magkaroon man ito ng anak sa iba. Basta huwag lamang daw masira ang kanilang pamilya. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ang kawawang mister na tuluyan na itong sumama sa kanyang kaluguyo upang gumawa ng pamilya. Napakasakit nito. Mantakin mo, iiwan ang kanyang pamilya upang gumawa ng panibagong pamilya. Nasaan ba ang buong kahulugan nito? Iniwan sila ng kanilang ilaw ng tahanan. Naging madilim ang kanilang hinaharap. Madalas namin siyang nakikitang nakatulala. Sa tapat ng kanilang bahay, hinihintay ang asawa. Nakaupo sa isang bloke ng bato at gumuguhit sa lupa. Tumutulo ang luha, nagsasalita, kahit walang kausap. At ang mga anak na umiiyak
walang laman ang sikmura habang nakatanaw sa amang tulala at walang kakurap-kurap. Ilang araw siyang ganito. Ang mga anak nila ay halos nangangatok na sa kapitbahay, makakain lamang. Kung kaya sa tuwing makikita namin ang kanilang mga anak na nakatanaw sa pintuan at nakikinood, ay isinasama na namin sa panunood at hapagkainan. Hindi naging madali ang kanilang buhay. Saksi ang puno ng santol sa kanilang harapan sa masalimuot na istorya. Ilang gabi namin naririnig ang walang tigil na pag-iyak nito. Humahagulgol sa madaling araw. Ramdam mo ang masalimuot na pagtangis nito na nasusundan pa ng ilang gabi. Nabahala na ang aming pamilya. Hindi ba siya nang ubusan ng luha? Hindi na tama ito at kailangan na siyang makausap. Kinabukasan, kinausap ito ng aking tiyahin kung kamusta na ba siya. Ngunit, nagtaka ang aking tiyahin sa kanyang sagot. Dahil, kakauwi lamang daw niya sa kanyang trabaho na panggabi. Pilit na pala itong pumapasok sa trabaho ilang araw na kahit napakasakit ng kanyang pinagdaraanan. Napaisip ang lahat sa balita ng aking tiyahin. Sino ang umiiyak sa hating gabi? Lumipas pa ang mga araw. Ang pag-aakala namin na maayos na ang kalagay ng aming kapitbahay ay panandalian lamang pala. Nakita na naman namin siyang tulala sa tapat ng kanilang tirahan. Dahil ika niya mismo sa kanyang kwento, nakita daw niya ang kanyang asawa kasama ang kalaguyo nito. Nakuha pa siyang tignan at yumapos pang maigi sa lalaking kasama. Labis siyang nasaktan dahil dito. Napakapait nito na yung akala mo ay maayos ka na, ngunit eto, tila balaraw na itinarak sa kaybuturan ng iyong puso ang punyal ng pagtataksil at paulit-ulit itong ibinabaon sa kasukdulan. Ika nga ng aking mga tiyuhin ay hindi malaong mauwi sa pagkabaliw ang kalagayan nito na nangyari nga. Isang araw, araw ng Linggo, abala ang lahat sa gawaing bahay. Nagsasampay sa kanilang bubungan ang isang ginang. Mainit ang sikat ng araw. Nasa likod bahay ang aking tiyahin na naglalaba. Nakikita niya ang kawawang kapitbahay na nakasalampak sa lupa. Nagsasalita ito mag-isa. Bumuntong hininga ang aking tiyahin dahil sa awang nadarama. Itinuloy na ang kanyang paglalaba nang biglang makarinig ito ng isang malakas na sigaw. Sakmal sa leeg ng lalaki ang kaninang nagsasampay na ginang. Sumisigaw ito ng tulong. Nakapagtataka lamang dahil isang walong talampakan ang taas ng pader na pagitan ng kabilang bahay. At bago ka makarating doon ay kailangan mo munang bumuelo upang marating ang kabilang bubungan. Nagkagulo sa aming lugar. Umakyat ang mister ng ginang at tinutukan na ito ng baril dahil ayaw bumitaw nito sa pagkakasakmal sa leeg. Mabuti na lamang at naabutan ng aming tiyuhin mapigilan itong mabaril. Ipinaliwanag na dumadaan sa matinding problema ang pobre at baka bumitaw na ang tuluyan ng isip nito kung kaya nagkakaganito. Naunawaan naman ng kapitbahay ang lahat at kami na ang humingi ng pasensya at pangunawa. Habang pinapakalma ang lalaki, tinanong namin siya kung bakit niya nagawa ito. Nasambit nito na may nag-uutos daw sa kanya upang gawin iyon. Bumubulong paulit-ulit
gawin niya ang utos upang bumalik ang asawa. Nasindak ang mga kausap, pero inunawa na lamang baka dala lamang ito ng pinagdadaan ng depresyon. Isang gabi, sa kalagitnaan ng malakas na pagbuhos ng ulan, tila nagngangalit ang panahon. Pagkakaalam namin ay lumipas na ang bagyong dumaan. Sa kalagitnaan ng buhos ng ulan, naulit na naman ang mga pag-iyak. Mas malakas ang pagagulgul nito. Makirot sa puso ang bawat pagtangis nito. Ramdam mo ang sakit na kumukurot sa puso. At isang kislap ng kidlat at ingay ng pagkulog ang aming narinig sa likod bahay. Halos sumabog ang puso namin sa pagkakagulat. Sinubukan silipin kung anong nangyari sa likod bahay. Nabuhal pala ang matandang puno ng santol sa aming likod. Bumagsak ito sa kabahayan ng kawawang kapitbahay. Kinabukasan, dahil sa naririnig na pagpalahaw sa gabi, lubos na nakakabahala na ang mga pagtangis nito. Kung kaya minabuting sadyain na. Ilang araw na din kasing hindi lumalabas ng bahay ang mag-ama. Iniisip kung kamusta na ba ang mga anak nito, kung kumakain pa ba. Dahil hindi na ito pumapasok sa kanyang trabaho. Sinubukan nilang kumatok. Ngunit walang sumasagot. Ilang katok pa ang ginawa upang makasiguro. Ngunit walang tumutugon. Nabahala na ang aking tiyahin. Humingi na ito ng tulong upang mabuksan ang kanilang bahay. Sinubukan nilang puwersahang buksan ang pintuan at tumambad sa kanila ang walang katao-taong kabahayan. Hindi ito nakakandado. Sadyang napakatigas lamang nito dahilan na hindi na kasi ito nagagamit pa. At sa kanilang likuran, nagulat sila sa kanilang nakita. Ito pala ang kasera ng bahay. At nalaman nila, 3 araw na palang umalis kasama ang mga anak nito. Kalaliman ng gabi sila nagpaalam sa kasera ng bahay. Nagtataka sila. Sino ang humahagulgol tuwing hating gabi? Sino ang umiiyak ng ilang gabi sa kanilang bahay? Kinabukasan, isang ordinaryong katangalian, may bagong estranghero sa aming likod bahay. Inusisa ito ng aking tiyuhin na kasulukuya naghihimas ng kanyang mga manok. Anong pakay niyo dyan? Magandang araw po. Kamag-anak ko kami ni Kuya Alan na nakatira sa bahay na ito. Hiningan muna ng patunay ang mga kaharap kung totoo ba ang kanilang pagkakakilanlan. Balak lang namin kunin yung mga naiwang gamit po ng kuya. Oh? Kumusta na pala siya? Maayos naman ang mga anak niya. Kami na po ang kumupkop sa kanila. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Sana maging maayos na siya. Sana makalimutan niya na yung nangyari sa kanila ng asawa niya, no? Ganun po ba? Hindi pa ho ba ninyo alam? Ang alin? Kasi po, ilang araw na ho kaming nagdalamay para sa kanya. At doon namin nalaman na nung gabi ng kanilang pag-alis sa bahay ng kanilang inuupahan, pagkahatid pala nito sa kanyang mga anak, ay naghabiling ingatan nito sa kanyang pinsan. Umalis ito kahit kalakasan ng ulan.
na hindi naman nila iniisip na matindi na pala ang pinagdadaanan nito. At ayon daw sa asawa niya, ay dumaan pa ito sa kanilang tinutuluyan ng kinakasama. Ngunit, hindi niya pinagbigyan ang nais ng kanyang mister. Nakikipag-ayos ito, nakikiusap na mabuo muli ang kanilang pamilya. Subalit, mariing tumanggi ang kanyang asawa. Ipinagtabuyan pa ito ng kalaguyo ng kanyang misis. At umalis na nga na ang huling balita, sumakay daw ito ng bus. At sa kasagsagan ng mabilis na umaarangkadang sasakyan, tumulong daw ito at mabilis na binawian ang buhay. Ngunit, sino nga ba ang humahagulgol sa kanilang inuupahang bahay tuwing gabi? Napag-alaman namin sa isang albularyo ang lahat, ang buong katotohanan sa isang napakahiwagang bagay. Na hindi pala lingid sa mga hindi nakikitang nilalang ang sakit at kirot na nararamdaman ng bawat tao. Ika ng albularyo, nagdadalamhati daw ang kapre na nakatira sa aming punong santol na nasa tatapat lamang ng kanilang tirahan. Kung kaya umiiyak ito gabi-gabi. At ang gabi ng pagkabuwal nito ay ang mismong gabi at oras nang tumalon siya ng bus at nagpakamatay. Masarap ang mabuhay. Huwag po nating tapusin sa isang problema ang hindi pa natin sinusubukang bigyan ng tamang kasagutan. Matuto tayong buksan ang buhay sa mga taong nasa paligid natin. Huwag ikulong ang isip kung tayo man ay napabalot ng kadiliman ng di masukat na mga problema. Andiyan ang ating mga kaibigan at kapamilya. Huwag tayong sumuko hanggat nabubuhay. Salamat Sir Kulas, kung ito man ay iyong may palalabas sa iyong channel at sana ay magustuhan nyo ang aming kwento ng karanasan. Ako nga po pala si Kenneth Barcelona, tubong Taguig. Bakasyon po ito noon at naisipan ng aking asawang bumisita sa kanyang mga magulang. Nakakailang pagpunta pa lamang ako sa kanila at itong huli ay masasabi kong kakaiba. Napakaganda po ng kanilang probinsya doon po sa May Negros. Unang tapak ko pa lamang ay talagang dama ko na ang napakasariwang hangin kumpara po dito sa May Maynila. Pagkarating namin sa kanilang lugar ay agad naming sinulit ang araw. Masasayang usapan at kainan. Nasa huli ay maaga akong nakatulog dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan ay maayos naman ang lahat. Maaga pa kaming namitas ng mga prutas sa malawak nilang taniman doon lamang sa kanilang nasasakupan. Pero makalipas ang dalawang araw, napapakamot po ako dahil sa reklamo ng aking asawa. Napakataas daw ng lagnat ng aming bunso. Na ika nito, idinadaing ng aming anak ang pananakit ng kanyang tiyan. At nang akin itong pitik-pitikin, ay oo nga, para itong langka, napakatigas. Ika ko, baka ito ay may nakaing hindi maganda kung kaya sumasakit ang kanyang tiyan. Kaya ang ginawa ko ay pinahiran ko ito agad ng aking dalang efficacent oil sa kamarahan ng minasahe upang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Diyos mio! Kita mo, kinabagtong anak mo eh. Kung ano-ano kasi mga pinagkakain eh. Inang, may buto ba kayo ng avocado dyan? Sasalpakan ko lang ito. Parang butas na gulong ah. Tama na anak, baka kaluluwa mo na yung sumunod dyan eh. Baka may kasama. Pagsik! Napawi ang aming pag-aalalang mag-asawa dahil dito.
Ganyan naman po palagi ang mga babae. Hindi natin masisisi dahil tanging pag-aalala lamang din nila ay ang mapabuti ang ating mga anak. Kinahapunan ding iyon ay niyaya naman ako ng mga pinsan ng aking asawa doon po sa ilalim ng liugan upang sila ay makainuman. Alam mo, ha? May barko doon sa amon. Andun sa may bundok. Ha? May bundok? Binabantayan ng mga itik. Ako, bakit mo binabantayan? Lagi pa ka akong inaaway. Teka, inaaway ka? Bakit? Erlene, yung bayong ko, mauli na kami rin yun. Oka, Ate Erlene, patid mo na to. Tiga, dali. Hindi nyo anak yan. Panganay ko yan, uy. Tiga lang. Uy, ikaw nga dito. Kamuti ka pang maisama na sa bundok na may barko, eh. Kung kani-kanino ka kasi dimidikit, eh. Ika dito. Digyo, kamusta na lang dun sa mga itik nyo? Lumipas po ang magdamag. Napakasarap ng aking pagtulog. Talagang ikako pa nga nun ay sulit na sulit ang aking bakasyon. Pero bigla po akong ginising ng aking asawa. Inaapoy na naman daw ng lagnat ang aking anak. At nang ipitan ko ito ng thermometer, medyo kinabahan ako. Dahil hindi po biro ang numero na aking nakita. Inawakan ko na ang kanyang leeg at noo. At bigla itong napakapit sa aking braso. Nanginginig. Ilalamig. Na kung ako man ang nasa kanyang kalagayan, ay malamang ganun na ganun din ang aking mararamdaman. Masakit man ang aking ulo dahil sa alanganing pagkagising, ay nanghiram ako ng motor upang kumatok sa mga pinakamalapit na mabibilhan ng yelo. Wala akong pakialam kung makaistorbo pa ako kahit pribadong bahay na baka sakali ay meron silang yelo. Pinalad naman at kami ay napagbilhan sa huling kabahayan na aming napuntahan. Mabilis po kaming bumalik ng bahay upang maagapan ang anak ko sa kanyang nararamdaman. Napuyat kaming mag-asawa sa pagpapalitan. Ngunit, kinaumagahan, nagising ako sa ingay sa labas ng bahay. Naririnig ko ang boses ng aming bunso habang ito ay nakikipaglaro. Napabangon ako, nagtataka. Dahil kagabi lamang ay halos pumirik ang mata nito sa sobrang taas ng lagnat. At ngayon ay heto, naglalaro at hindi na maawat. Ika ko sa aking asawa, papasukin na muna ng bahay at baka ito ay mabinat. Pero mas nagwawala lamang ito tuwing aming sinasabihan. Kung kaya ay hinayaan na lamang namin at inalalayan. Kinagabihan. Matapos ang masarap naming hapunan, maaga kami nagpahinga dahil balak naming pumunta sa may kabila nilang kamag-anakan. Pero hindi pa man lumalalim ang aming pagtulog ay narinig ko na ang aking binan na aligagang nag-aasikaso sa aming bunsong anak. Inaapoy na naman daw ito at nagdidiliryo. Napabangon ako. Ika ko pa nga sa aking sarili. Baka siguro ito ay naninibago sa klima. Kaya huwag na masyadong mag-alala at bukas. Malamang, wala na ulit itong nararamdaman. Na ilang sandali pa ay inabisuhan na ako ng aking pinan na magpahinga na at siya na daw ang bahala. At hindi nga nagkamali ang aking hinala. Dahil kinabukasan din iyon, dinig ko na sa labas ng pintana ang malulutong nitong pagtawa. Lumipas pa ang mga araw. Madalas ganun ang pangyayari sa aming bunso. Na ipinagtataka ko pa. Eksaktong-eksakto, pagkapatak ng alas 8, nagsisimula na itong tumamlay at manahimik sa isang sulok ng aming kwarto. Na isa sa aking napansin na kung dati ay natutulog ito na may ilaw. Ngayon naman ay kabaligtaran na siya naman ang may ayaw. Na kahit ang liwanag sa munting gasera ay hindi nito pinalalagpas at nagsusumigaw. Isang gabi, nabulabog kami sa sigaw ng aking pinang lalaki. Galit na galit ito. Naakala ko pa nga mayroon itong kaaway o di kaya naman ay lasing.
Pero naalala ko, hindi ko ito nakakaharap sa inuman dahil palagi itong abala ilang araw na sa kanilang kabukiran. Naririnig ko ito sa may labas ng bintana, galit na galit. At nang labasin ko naman, hawak niya ang kanyang talibong. Nagpupuyo sa galit habang nakatingala doon po sa may labas ng bahay. Walang kagatol-gatol ito nagsasalita na biglang labas din ang aking asawa upang umawat at mag-usisa. Na dito, nakaramdam po ko ng kilabot. Nang malaman ko mismo sa aking asawa kung bakit ang kanyang ama ay parang nagwawala. Dahil ikadaw ng ama ng aking asawa nung kalagitnaan ng kanyang antok ay nauhaw ito. At nang tunguhin ang kusina upang uminom, ay nabungaran nito sa may pintuan ang kung sino mang sumisilip doon sa may makipot na siwang. At nanlaki ang mga mata ko nang sabihin nito kung ano o sino ang kanyang naabutan. Walang iba kundi isang aswang. Sabi pa ng kanyang ama, ganoon daw ito sa kanila. Nasa tuwing may naaamoy na may sakit sa mga bawat kabahayan, ito ay umaaligid. Wari nag-aabang. Kung kaya ganoon na lamang ang galit ng aking pinan dahil dito, naikapa nga nito. Magpakita ka! Nilalagnat lang ang aking apo. Hindi pa ito mamamatay. O baka naman gusto mong ikaw na ang unahin ko. O ano? Magpakita ka! Lumabas ka dyan! At pag ako ang nabuisit sa'yo, pupuntahan kita dyan sa bahay mo! Pwede mo! Baka na yan! Hindi lalabas yan! Dahil lang yan sa may tabi! Hindi yan aalis hanggat madilim pa! Kaya mo na! Pasok ka na dito! Aalis din yan! Ika naman ang aking binan na babae na dumiretso pa ito sa may kusina upang maghasa ito ng kanyang kutsilyo sa may nakataob na porselanang plato. Ito daw po ay mabisang pangontra o pantaboy sa mga ganitong nilalang. Hindi daw kaaya-aya sa kanilang pandinig ang pagkiskis ng kutsilyo, lalo na sa nakabaligtad na plato. Dumaan pa ang mga araw. Halos 2 linggo na kaming ganito. Kaya ikako, hindi na normal ito. At ang araw ng aking bakasyon ay limitado. Limitado lamang sa may 3 linggo. Idagdag pa, noong isang gabi po, muling nilagnat ang aking anak. Nagdedeliryo. Naikapan ng aking bunso. Nagalit ako nitong kinausap. Na huwag ko daw inaaway ang kanyang kaibigan. Nagtataka ako, sinong kaibigan? Kako ay sino naman bang kaibigan ang kanyang tinutukoy? Na dito. Dito po ako napaisip ng malalim. Dahil ang tinutukoy niyang kaibigan na akin daw inaaway dito ay ang bata na napaka-imposible. Dahil ang batang kanyang tinutukoy na nagnangalang Bart ay nasa Maynila at wala dito sa may probinsya. Siguro ay dala lamang ito ng kanyang mataas na lagna sanhi ng pagkukumbulsyon, kaya nagiging balikot na ang kanyang imahinasyon. Kaya nagsabi na ako, bukas na bukas din ay dadalhin namin ito sa pinakamalapit na paggamutan na mabilis naman namin itong ginawa. Subalit, pagkarating po sa may paggamutang bayan, niresetahan lamang kami ng bitamina at gamot para sa tuwing ito ay magkakalagnat. Ika ng doktor, wala naman daw itong nakikitang kakaiba ng kanilang suriin ang aking anak. Kung kaya, pagkabalik namin sa bahay, inobserbahan ko itong maigi. Totoo nga, wala namang kakaiba. Heto at muli siyang naglalaro sa may bakuran. Napakasigla. Pero, dumating ang kapatid ng aking pinan na lalaki at may kasama ito na parang napapanood ko lamang sa mga palabas sa sine.
isang lalaking may dalang bayong, may panyong nakatali sa ulo, may nakasubong sigarilyo at nakasuot ng kulay pulang kamiseta chino. Wow! Tatanga, ang lakas ng datingan nyo. Mangkepeng na mangkepeng lang ah. Saan ho ang tupada? Ako ba na niloko mo ha? Niloko mo ako? Ha? 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 Oo, albularyo ako. Pero hindi mangkepeng ang pangalan ko. Ano naman ho? Ang pangalan ko ay Elias. Hindi mangkepeng. Ha? Ha? Tandaan mo. Nax naman. Ramon Revilla naman palang gusto eh. Aray! Kinaulong to. Hoy, parang Timo. Ito ba yung naengkanto? Tudlaksin ko na kaya ito. Kasabay ng sumasalig dito. Aray! Abigin mo lang. Opo. Isa pala itong albularyo galing sa kabilang bayan. Isang malapit na kaibigan ng pamilya ng aking binan na kinahapunan ding iyon. Nagkaroon po sila ng tumpukan dito lamang sa may kabahayan. Nakikita ko silang nag-uusap-usap tungkol sa ika nga nila ay nangyayaring kababalaghan tungkol sa aking anak. Hindi ko ito kinukontra dahil isa itong lumang paniniwala na hindi naman masama kung ating kinikilala. Pero ang sa akin lamang po ay kung baka sa Maynila ay mas malalaman kung maigi ang sanhi ng pagkakasakit ng aking anak kumpara dito na limitado ang mga mahuhusay na doktor at pasilidad ng kanilang establishmento. Inawag na ako ng aking pinan na lalaki. Anya daw ay mag-aalay kami ng puting manok. At nang sumabit na ang itinaktang oras ay dito ako medyo kumontra sapagkat masangsang at masakit sa dibdib ang aking nalalanghap na uso na siyang nililikha ng manggagamot. Lalo pa na may kapayatan ang aking bunso na ang pag-aalala ko baka ito pa ang maging dahilan ng pagkakasakit niya sa baga. Dahil isinukob po ito sa loob ng kumot habang pinauusukan. Itiwan mo ako mahal! Eh baka magka-tibi pa si bunso natin eh dahil dyan eh. Eh ano bang tingin niyo sa anak ko? Inasal! Narinig niyo na ang pag-iyak ko. Ubo na lang ubo eh. Baka hindi na makahingayan no? Tsaka... Aray! Aliga! Ikaw pumalit sa anak ko. Una! Sige! Ika! Napakaingay nito. Makakabahala ka lang eh. Palisin niyo nga yan dito. Inasal. Baka sungal-ngaling ko yung mukha mo eh. Diyos dyan! Tipi! Nagpaliwanag naman ang matandang albularyo na kung bakit niya ginagawa ang mga ito sapagkat upang mas maging mabisa daw ang kanyang ritual ng pag-aalay at panggagamot ay kailangan muna daw nitong kontrahin ang kung ano mang puwersa na siyang kumakabit sa katauhan ng aking anak. Mahirap daw ipaliwanag, pero ito daw ay paraan para hindi makalapit sa pagkakataong ito ang sinuman o anumang nilalang na may sala sa pagkakasakit ng aking bata. Nasiyak akin nga itong napansin. Alas 8. Oras na ito na nagsisimulang lagnatin ng aking anak. Pero napakasakit po sa aking pandinig ang pagpalahaw ng aking anak. Labis na pag-iyak dahil alam ko na ito ay nahihirapan habang hinihilot ng matandang mukhang laman lagi ng inuman. Aray! Pinagsasabi mo? O siya, mamaya ay pampapawisan na yan. Didigay ito at dudumi. Masyado lamang naging hindi magandang metabolismo ng kanyang tiyan. Lalong napipigilan ito eh dahil sa kanyang nararamdaman. Bukas na bukas din ay kumuha ka ng luya. Yerba buena, tubang aso, tubigan, dahon ng atis at dahon ng kuyabano. At saka... Teka ho! Alam ko yan ha! Puro gamot sa sakit yung tiyan lang ho yan eh! Diba? Alam mo pala eh! Siguro sa'yo na mano ng anak mo yung mahinang tiyan ito. O siya! Nabiyan! At may gagawin pa ako! Paring Timo, nasa na pala yung alak at manok? No! Ganun lang yun tapos inuman ka agad? Bilis ah! Timo! Pera mo na itak! Kikilitan ko to! Bigay mo sa akin to! Matapos nito ay lumabas na ang matanda, dala ang kaninang gamit na pampausok. Ngunit sa pagkakataong ito
kakaiba na ang aking lalanghap. Mabango, matamis at kanais-nais. Sapagkat bulong naman ng aking pinan, ang aking bunso daw ay napaglalaruan ng mga hindi nakikitang laman lupa. Naikinagulat ko pa na kung papaano niyang nalaman na madalas maglaro sa oras ng hapon ng aking bunso at doon mismo, doon sa isang sulok o espasyo ng aming bakuran. Hilig daw ng aking anak ang mamulot ng mga tuyong dahon at maglaro sa lilim ng matandang puno na may katabing kawayan. Ilang sandali pa, narinig ko na ang huling tilaok ng kulay puting manok. Inilitan ito ng matandang albularyo, saka ipinatak sa may paligid ang dugo nito. Matapos ang ilang sandaling seremonyas, nagpasalamat po ako sa matanda kahit ito ay medyo may pagkasuplado. Kinabukasan ito, maaga po kaming kumising upang mamili ng mga pasalubong sa pag-uwi ng Maynila. Pagpasok sa abalang palengke ay halos manlaki ang aking mga mata dahil sa mga nagsasarapang mga paninda na akin pong nakita. Nang biglang, isang matanda ang aking hindi na malayang nabangga. Sorry, Manang. Ang ingron ko. Pasensya na ho. Agoy. Pasensya na ho. Hindi ho kasi tumitingin sa dirandaanan nyo eh. Pugi ka sali. Alam ko. Kaso, tatagat-taga ka. Pasensya na ho eh talaga. Agoy. Pasensya na ho. Sige ho. Saka nagtuloy na kami sa aming pamimili at labis ang aking pagtataka nang hagilapin ko naman ang aking asawa. Bigla itong nawala. Na ilang sandali lamang ay nakita ko itong muli. Palingon-lingon habang pabalik sa akin. Naika ko. Oh! Baka naman nagpunta! Mamaya maligaw ako dito eh. Baka may kumukuha ng pogi dito. Bahala ka. Maagawan ka ng asawa. Ay! Eh, saan ka ba nagpunta? Ha? Wala. Kasi, Kwan, yung matanda kanina, hinahanap ko eh. Kaso hindi ko na siya makita. Nge! Ano naman balak mo? Resbakan mo. Matanda na yun, dilalaban yun. Wala yun, ito naman eh. Ha? Talaga. Baliw, hindi. Eh, kasi ano eh. Basta. Opo, Sir Narrator. Tumpak po ang inyong naiisip at ito ang magiging kasunod ng aming kwento. Pagka-uwi po namin galing sa pamamalengke, doon pa lamang sa may sasakyan, papa-uwi, ay damang-dama ko na ang hindi kaaya-ayang pakiramdam. Nanlalamig ang aking pawis, nagbubutil, at damang-dama ko na kailangan ko ng magbanyo. Kinamusta pang ako ng aking asawa kung ako ay ayos lamang ba? Matipid na ngiti at pagtangu lamang ang aking nagawa. Pero nanindig ang aking balahibo sa binulalas ng aking asawa dahil ika nito, malayo pa daw kami sa aming uuwian. Kailangan ko na pong magbanyo. Damang-dama ko na ang pagsagitsit ng malapot na likido sa aking puwet. At malamang sa malamang, pagbaba ko nito ay umaapaw na ang aking likuran. At tulad ng inaasahan, pagkababa po namin ng sasakyan ay hindi ko napigilang mapaduwal. Dahil yata ito sa aking baho. Pero ewan ko, ngunit nagtataka ako sa aking asawa nang sabihin nito doon sa tagamaneho ng tricycle na dumiretso kami doon sa bahay ng kanyang kakilala at walang kaabog-abog na sinabi. Manaw, diretso ko tayo. Kimang Elias, pinisan mo natin. Ang asawa ko po. Ay, nabalis.
Tatanggi pa sana ang may-ari ng motor, pero naawa daw ito sa aking kalagayan. Ibang-iba na daw ang aking kulay. Nasa kabila ng aking amoy, pinagtulungan pa rin nila akong buhatin at inalalayan. Dahil hindi ko na din magawang lumakad pa ng maayos dahil sa aking pandalata at pagkahilo. Umarurot ang tricycle patungo sa may bahay ng albularyo. Ang pakiramdam ko po sa mga pagkakataong ito ay para na akong mamamatay. Dumodoble na ang aking paningin. Nasa bawat pagdampi ng hangin ay para bang umihiwalay na po ang kaluluwa ko sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam. Ikapa nga ng aking asawa, ang aking mga paa ay nakadiretso na daw noon habang ako ay nakanganga. Pagkarating ay parang alam na alam daw ng matandang albularyo ang magaganap. Wari inaasahan ng aming pagdating dahil pagkahinto ng motor ay naroon ito sa bungad ng tarangkahan ng kanyang kabahayan. Sige, pasok nyo na yan sa may loob. Sige, pasok nyo na yan. Naku, buti ko naabutan namin kayo, Mang Elias. Oo naman, sabi na nga ba, at kailangang mantala ang aking lakad. Dahil sa tingin ko, may biglang bibisita sa aking balay. Saka tumingin daw ito sa akin habang napapailing. Ay nako, kawawa naman. Opo, kaya nga po eh, hindi na pa siya ganyan. Kawawa naman ang aking asawa. Tulungan niyo po kami, Mag Elias. Ha? Hindi. Kako eh, kawawa naman yung inabala ng iyong asawa. Dapat dinala nyo yan sa pinakamalayong pagamutan eh, doon sa kabilang bundok. Hindi, biro lang. Lina, madali lang yan. Sir Narrator, sa puntong ito ay masasabi ko, napakahusay nga nitong si Mang Elias. Dahil sa pagkakataon na wari ko, ako ay nag-aago buhay, ay ilang sandaling pag-ihip, pagbulong-bulong, ay para akong muling nabuhay sa pagpahid lamang ng kanyang malagkit na laway. Hindi na daw niya kailangan pang marinig ang kwento ng aking asawa na kaya pala ito kanina ay biglang nawala at bumalik ay dahil hinagilap nito ang matandang aking nabangga upang ang misteryosong pagtapi ay kanyang ibalik at ang negatibong epekto ay maalis. Dahil sa ako daw ay naging biktima ng kung tawagin ay usog o balis. Sir Narrator, narinig ko na po ang ganitong mga kwento noon pa at hindi ko maiwasang magdibit-balikat lamang at ibaliwala. Para sa akin ay baka lamang ang mga ganitong kaso ay may natural na paliwanag at mga basihan. Walang kababalaghan. Pero ngayon, naniniwala na ako mismo, lalo ako, ang siyang nakaranas. Hindi po dito nagtatapos ang aming kwento. Dahil pagka-uwi, di pa man ako nakapagpapalit ng mabahong damit, ay sinulubong kami agad ng aking pinan. Ika nito, napakataas na naman ng lagnat ng aming bunso. Nagmamadali kaming pumasok at hindi ako makapaniwala dahil totoo nga, napakataas ng lagnat ng anak ko. Ngunit mas lalo akong nagtaka dahil kasunod lamang namin ang albularyo na si Mang Elias na dito labis na yata niya akong napapahanga, kaya ika ko sa kanya. Lo, Mang Elias, alam niyo di talaga ako naniniwala sa mga ganito eh, pero dahil kanina masasabi ko na talagang parang naniniwala na talaga ako sa kababalaghan. Di lamang ito kwento-kwento lang. Tapos eto kayo, bigla na lamang kayong susulpot. Siguro po totoong may kapangyarihan kayo. At agad yung nalalaman yung mga pangyayaring ganito. Ha? Anong pinagsasabi mo? Anong kapangyarihan? Eto, nakalimutan ang asawa mo yung mga pinamili ninyo. Bayaran mo yung tricycle sa labas. Kanina pa yung nag-aantay. Nye? Sasabi nito, kapangyarihan, papunta naman talaga ako dito eh.
ellipse ka, no? Ngunit, siguro po ay parang ito lang yata ang paraan ni Mang Elias sa pagiging mapagkumbaba dahil ang totoo ay muli itong naparito upang gamutin ng aking bunso. Talagang may kakaiba sa matandang ito. Alam na alam niya na muling lalagnatin ang aking anak na ikapa nito sa aking binan. Napanaginipan daw niya ang aking bunso na muli itong magkakaganito. Kaya heto, ito'y muling naparito. Ilang seremonyas ang kanyang muling ginawa. Nasa huli, napapailing ito dahil ika ni Mang Elias. Iisa lamang ang paraan para madaig ang lamang lupang kumukursonada sa aking anak. Bukas, bago pumatak ang alas 3 ng hapon, tumungo ka sa inyong bakuran. Tumayo ka sa may harapan ng punong sasabihin ko. Harapin mo ang naninirahan dun sa may puno. Pakiusapan mo. At kapag nakarandam ka ng kakaiba, ibig sabihin lamang nito ay pinakinggan ka ng iyong kausap. At kinabukasan ding iyon, ginawa ko po ang lahat ng kanyang habilin. Pumunta ako sa may harapan ng punong balete na hindi ko man gawain ang magsalitang mag-isa ay ginawa ko na para lamang sa pagmamahal ko sa aking anak. Na matapos kong makiusap ay ginawa ko pa ang huling habilin ng albularyo. Nakagating ko ang malaking ugat ng puno na siyang nakaturo doon sa may kanluran. Kagating ko daw ito hanggang sa makuha ko ang piraso sa balat ng puno at ilagay ko ito sa ilalim ng unan ng aking anak at panigurado na magiging mabuti ng muli ang kanyang kalagayan. Hindi po ito naging madali, pero para sa aking anak, walang hindi ako gagawin para sa kanila. Napatigil ako, pinakiramdaman ng aking paligid. At totoo nga, may kakaiba akong mararamdaman. Kitang-kita ko po ang isang dahon ng puno. Mag-isa lamang itong gumagalaw. Wari sumasayaw. Ngunit walang hangin. Subalit, muli akong nagtaka dahil ika ng matanda, matapos ko daw itong gawin ay paniguradong makikita kaming muli. Nakakasigurado daw ito. At opo, totoo po ang kanyang sinabi. Sapagkat, matapos kong gawin ang kanyang mga habilin, tunay niyang tuluyan ng gumaling ang aking anak. Hindi na muli pang bumalik ang kanyang lagnat. At siyang tunay din na magkikita kaming muli ni Mang Elias upang akin naman pong ipatingin ang nananakit kong panga at ngipin dahil po sa aking pagtagat sa may matigas na ugat. Ikako, nalihisan yata ako ng ugat at pati ang aking ngipin ay hindi ko na maipangkagat. Pero halos ilang sandali, hindi matapos sa katatawa ang matandang albularyo at nadadagukan pa ako dahil Diyos mio, ang lalaki ka. Sino ba naman kasi nagsabi sa'yo na ngat-ngatin mo yung ugat ng puno? Eh, malamang, kayo eh, sabi nyo eh. Di ba? Bungol ka ba? Eh, ang sinabi ko, matapos mong makiusap sa harap ng puno at kung makakaramdam ka ng kakaiba, ito ay senyales. Narinig ka ng iyong kausap at kayo'y nagkasundo. Saka kumuha ka ng maliit na sukat sa tuyong balat sa may ugat ng puno. Ah, sige. Ngayon sabihin mo, bakit mong ginatngat yung puno? Dati ka bagdaga? Eh, ayun nga lang ko. Kasi gano'n dahil sa pagkahila ko pa ng araw na yan eh. Agoy! Ginagawang inyos, ayoko maging ganito ang mabuhay. Yung pangako, lagi na akong nakanganga. Ayokong bumalik sa mga trabaho, ganun sila ako. Baka pasukin ang langaw yung bibig ko eh. Eh, ako sa'yo, wala ka dyan. Gagawin pa ako eh.
Noong araw, nung ako ay nasa may 9 na taong gulang pa lamang, tandang-tanda ko pa ang mga kabanatang nagaganap. Isa lamang akong batang mahilig maglaro, mag-isa. Dahil karamihan sa mga kabataan sa aming lugar noon ay hindi ko masakyan. At kadalasan pa ay hindi angkop ang kanilang paglilibangan sa aking gulang. Tulad na lamang ng patintero. Dahil mabagal akong tumakbo at kadalasan nadadapa. Tago-taguan na hindi ko naman alam kung saan nga ba ako magtatago, na kadalasan din hinahabol pa ng aso. Kung kaya mas nakukontento na lamang akong maglaro mag-isa kasama ng aking malikhaing isip. Na sa aking pag-iisa ay natuto akong gamitin ang mga bagay-bagay sa aking kapaligiran upang gamiting laruan, tulad na lamang ng ilang perasong kahoy, lata at PC, na ginagawa ko itong isang laruang kotse sa huli. Mga balat ng prutas na hinuhulma ko ito bilang tau-tauhan para gawing mga sundalong laruan. Nasabi pa nga ng aking mga kaedaran noon, mukha daw akong kawawa dahil wala daw akong maayos na laruan tulad ng mayroon sila. Subalit, mali sila sapagkat maagang ng ibang bansa ang aking ina noong ako ay bata pa. Kung kaya, kung nanaisin lamang, ay kayang-kaya kong magkaroon ng mga bagay na uso at magaganda. Ngunit, hindi ko ito ginagawa dahil lahat ng uso ay naluluma at ang lahat ng bagay ay nasisira. Pero ang masasayang alaala ay tumitimo sa ating isipan hanggang sa tayo ay tumanda. Kung kaya natuto ako mapag-isa, naglalaro ako kung ano at saan ang maganda na aking makikita. At isang araw, bit-bit ang ilan sa aking mga imbentong laruan. Tahimik akong naglalakad sa isang gawi sa may tahimik na kalsada. Sa ilalim ng matandang puno ng akasya, may isang umaagos na tila bukal. Nasanhi yata ito ng isang sirang tubo ng tubig na hindi nila nakumpuni. Ilang sandali ko itong minamasdan sapagkat sa tabi ng umaagos na tubig, sa gitna ng ugat ng puno ay may mga nagliliparang mga bubuyog. Paikot-ikot lamang sila sa may eksaktong lugar na ito. Dumadapo at muling lilipad. Ngunit labis kong pinagtataka na sa tuwing ako ay lalapit ay humihinto silang lahat sa kanilang paglipad. At sa muli, sabay-sabay na dadapo sa may butas. Kung kaya sinubukan kong lumayo na baka gumagana lamang ang aking imahinasyon. Subalit sa pagbabalik ko upang lapitan muli ang butas sa pagitan ng ugat ng punong may umaagos na tubig, ay muli silang nagsisibalikan at muling dumadapo. Nasaka ko lamang na pag-isipan na baka marahil ay ito ang kanilang bahay. Ngunit napatanong ako sa aking sarili na hindi ba't ang mga bubuyog ay may sariling bahay na may munting mga butas at hindi ang kanilang tahanan ay ang umaagos na tubig. Subalit, labis na pukaw ng umaagos na tubig ang aking paningin. Nahahalina ako sa nakakatuwang butas
at nais kong alamin kung saan nang gagaling ang umaagos na tubig dito at maglibang kasama ng aking bitbit na mga laruan. Kung kaya, di na ako nag-aksaya pa ng oras. Sumalampak ako sa may sulok at inilatag ang aking mga tau-tauhan sa kapinagana, ang aking malawak na imahinasyon. Dahil bata, hindi ko alintana ang aking nagagawa. Dahil sa aking labis na katuwaan na ang munting butas na dinadaluyan ng tubig ay naging parte na ng aking palaruan na di namalayan. Akin na itong tinambakan ng mga bato sa kasinarahan. Dahil nakakaabala ito na sa kabanata ng aking paglalaro na sa pagkakataong iyon ay kunwari, sinasagip na ng aking mga tau-tauhan ang nadakip na prinsesa at kasulukuyang nakabilanggo ito sa may butas na may umaagos na tubig. Todo arte pa nga ako noon. May pasabog-sabog pa na kunwari bumabagsak ang mga iyon na tila apoy na nagbumula sa langit. Pero ang totoo, puro pagbagsak lamang ng mga putik. Ilang sandali po akong tuwang-tuwa at nanatiling malikot ang aking pag-iisip nang biglang Mariko! May kung anong tumuso sa ilalim ng aking mata at ng aking hawakan. Isang bubuyog na kasulukuyan pang nakadikit, tila binubunot nito ang sariling tinik. Madali ko itong inalis habang nabuwal pa ako sa may lupa sa labis na sakit. Kung kaya, sa aking labis na pagkataranta, nawika ko pa. Ariko! Nabuhulag na ako! Ariko! Pagulong-gulong ako sa lupa dahil sa musmus na gulang ko noon ay napakasakit nito kung tutuusin ang ika nga nila ay makagat ng bubuyog. Ilang sandali pa, unti-unti ko nang nakakaya ang nararamdamang sakit at nang ako ay makabawi na sa aking nararamdaman ay mabilis ko nang iniwan ang lugar na aking pinaglilibangan, pati na ang aking mga laruan. Pag-uwi ko sa aming kabahayan, takot na takot akong mapagalitan. Kung kaya, wala ako ni isang pinagsabihan at itinago ko ang aking nararamdaman. Ngunit, makalipas ang ilang araw, patuloy akong inaapoy ng lagnat. Nasa ikalawang araw na ito at di na kaila ang aking panginginig. Dahil hiwalay ng aking mga magulang, ay bata pa lamang ay kami lamang ng aking mga kapatid ang naiwan sa poder ng aking ina. Katabi ko noon ang aking ate na kasulukuyang nagpupunas pa sa aking ulo upang mapawi ang aking hindi bumababa na pag-apoy ng lagnat. At tandang-tanda ko pa noon na bahala na ang aking lola na kanya pa akong inusisa. Saan ka ba kasi? Nagsusuot bata ka? Ano bang ginawa mo? Nasa tono pa lamang niya ay ngayon ko lamang nauunawaan na kung bakit. Dahil ramdam niya na kakaiba na ang aking nararamdaman. Kung kaya, ikinuwento ko ang lahat ng ito habang katabi ang aking ate. Matapos nga noon, ay kanilang tinungo ang lugar kung saan ako huling naglaro. Subalit, ikinagulat ko ang kanilang balita sa kanilang pagbabalik.
sapagkat wala naman daw ganoong lugar sa aking tinuran. Kung kaya, napabalikwas ako kahit umiikot pa ang aking paningin sa labis na pagkahilo. Ipinagdidiinan ko na hindi ako nagsisinungaling at totoong may ganoong lugar akong pinaglaruan. At dito, naningkit palalo ang singkit na mga mata ng aking lola. Nasa kanyang kutob ay wari, tama ang kanyang hinala. Na ako daw ay nakapaminsala ng mga hindi nakikita. Lumipas pa ang ilang mga araw. Saksi ang aking kapatid na babae. Nangilabot sila sa mga sumunod na pangyayari. Dahil sa payat na pangangatawan ko ay gumising akong doble na ang sukat ng aking paglobo. Namimintog ang aking pisngi at ang aking mga braso ay nanlalaki. Lumobo ang aking tiyan na halos ang mga mata ko ay di na nga din makakita dahil ang aking mga talukap ay kasulukuyan na ding tumataba. Opo, ramdam ko ang takot. Hindi kasi maunawaan ng aking batang kaisipan kung bakit nangyayari ito. At tandang-tanda ko palalo noong gabi habang ako ay nilalagnat. Ugali ko na ang magkumot na hanggang paa ay nakabalot. Ngunit ang aking buong katawan ay mas tila binalot ng sandamukal. Nakilabot sapagkat sa aking paanan kitang-kita ko ang ilang maliliit na anino. Bumubungis-ngis, nandilisik ang mga mata at wari tuwang-tuwa sa dinadanas kong pasakit habang dahan-dahan nilang hinihila ang aking kumot. Sumisigaw na ang aking isip. Takot na takot ako ng mga pagkakataong iyon. Tila sasabog na ang aking ulo sa labis na pangingilabot at iisa lamang ang isinisigaw ng aking isipan. Baba! Baba! Tulungan mo ko! Mama! Nakbiglang. Uy! Ano ba yan? Bumalikwas ang aking lola na kasulukuyang kong katabi saka mabilis akong hinaplos sa may noo. At ramdam kong natataranta ito sapagkat labis na akong nangangatog sa aking tumataas na temperatura. Ngunit hindi ito ang aking labis na ikinakabahala dahil hindi ko alam kung bakit. Pero nagkusa ang kamay kong hinaplos ang aking bumbunan at hindi ko masasabi na lagpas sa salita ang pangilabutan dahil nang aking haplusin ang aking bumbunan, lumulubog lamang ang aking daliri sa labis na pamamaga ng aking katawan. Bawat pagpisil ko sa aking ulo ay lumulubog ng bahagya ang aking daliri at nagiiwan ito ng malalim na paglubog sa aking ulo. At dito, tumulo na ang luha ko at di ko natiis humingi ng saklolo sa aking lola na ikako pa nga noon. Ayoko pa pong mamatay. Tulungan niya po ako. Ayoko pa pong mamatay. Ngunit seryosong napatitig lamang ang aking lola habang ako ay lumuluha at isang mahigpit na yakap lamang ang aking naaalala. La.
kinabukasan, ipinag-utos ng aking lola na dalhin ako sa kabilang bahay sa may tahanan ng isa pa naming lola na noon ay kilala na nanggagamot at nagtatawas. Mga kaibigan, tandang-tanda ko pa noon at bilang patunay ng aking kalagayan habang kami ng aking ate ay dahan-dahang naglalakad patungo sa may kabahayan ng isa pa naming lola ay namataan kami ng aking ama na kasulukuyang nakatira lamang din sa kabilang bahay at naka-standby ito sa may isang tindahan at ikinagulat ko ang kanyang pang-uusisa sa aking ate na ikapan nito. Oh, nak, sino yung kasama mo? Pinsan nyo? Oh. Natigilan kami sa aming paglalakad at dito ko nakumpirma na hindi lamang kami ang nakapansin sa aking kalagayan na tunay ngang nag-iba ang aking itsura. Kung kaya, tumugon ang aking kapatid. Ha? Hindi po. Di mo ba siya natatandaan o nakikilala? Bunsong kapatid ko siya. Anak mo. Anak mo po. At di ko makakalimutan ang itsura ng aking ama. Hindi ito makapaniwala. Inahatid kami ng tingin habang siya ay aming nilalagpasan upang tunguhin ang lugar ng isa pa naming lola. Hindi niya na ako nakikilala. Pagdating sa kabahayan ng aming kamag-anak, kitang-kita ko ang reaksyon ng aming lola. Madiin ang kanyang pagkakatitig sa aming likuran at nagwika. Hanggang dyan ka na lang. Tumukan mo. Sige. Napatigil kami sa aming pagpasok. Subalit. Hindi kayo. Sige na nga. Sige na mga anak. Pumasok kayo dito dali. Bilis. Sa kabila ng nangangapal na leeg ko noon ay sinikap kong lingunin ang aming likuran. Subalit, wala naman akong nakikitang iba pa na maaari niyang makausap at nakikita. Ilang sandali lamang, sinuri ako ng aming Lola Flora. Hinihipan ito ang aking ulo habang ito naman ay napapailing. Kasunod ng malalim itong paghinga, siya ay nagwika. Tintik na mga yan. Tinulpake kang masyado, apo. Ay, teka. Akong bahala. Sandali lamang ito. Mga kaibigan, napakahaba ng buhok nito na noong panahon na iyon ay kung susukatin ko gamit ang panukat ng aking sukat ngayon ay umaabot ito ng 2 kalahating dipa ng aking katawan. Opo, napakahaba at ito ang kanyang ginagamit bilang panggamot sa aking kalagayan at ikapan ito. Siya, sige na. Maghubad ka na. Ano po? Ako eh, maghubad ka na. Sige na, huwag ka nang mahiya. Napapakamot ako ng ulo dahil hindi lamang pang itaas na damit ang kanyang tinutukoy. Para maging mabisa ang pag-alis natin sa kung anumang nilagay ng sumalbahay sa'yo, eh kailangan kong pagpagin ang iyong buong katawan. Sige na, maghubad ka na. Ngunit, pabalik-balik lamang ang aking tingin sa aking kapatid at sa aking lola dahil sa aking nararamdamang hiya. Oh, sige na. Magubad ka na. Magubad ka na. Huwag ka nang mahiya. Ubad po.
Eh, buti sana kung tayong tatlo lang nandito eh. Kaso, andito po lahat ng tao sa loob ng bahay niyo eh. Opo, sino ba naman ang hindi mahihiya na tila isa akong macho dancer na papanoorin ng aking mga kamag-anak sa may kabilang bahay habang hinahampas-hampas ang aking buong katawan ng mahabang buhok? Grabe, no? Pinaghalong macho dancer tapos sinakulo, hinahampas eh. Makalipas nga ang ilang sandali ng nakakahiyang pagkakataon na wala na yata akong maipagmamalaki dahil nakita na nila ang sariwa kong katawan ay natapos na siya sa kanyang pagriritual. At huling habilin pa nito, personal daw kaming mag-alay sa kung saan ko nakuha ang aking karamdaman upang sa gayon ay tuluyan ng bawiin ang aking dinaramdam. At kinabukasan, hirap man sa aking paglalakad kasama ang aking kapatid na babae, dala ang aming alay na prutas, karne at alak. Inilapag namin ito sa may sulok na aking huling pinaglaruan. At bago lisanin ang lugar, ay nag-iwan muna ako ng isang taimtim na panalangin at nakiusap. Kung sino naman po kayo, patawad na po kung nagambala ko ang inyong tirahan. Umihingi po ako ng pangunawa. Hindi ko naman po kayo nakikita eh. Patawad na po. Mga kaibigan, dito ko nakita ang aking ugali. Ang maging mailap sa paghingi ng paumanhin. Lalo na kung alam mo sa iyong sarili na hindi ka naman talaga nagkakamali. At dito ko po natutunan na kahit na sa tingin natin ay hindi tayo ang siyang nagkamali, ay hindi naman kabawasan sa ating katauhan ang pagpapakumbaba, paghingi ng paumanhin at pangunawa, sapagkat sa mundong ating ginagalawan, hindi tayo nakatitiyak na tayo lamang ang namumuhay. Hindi lamang tayo ang may karapatan upang mabuhay sa katahimikan. Demolisyon. Isang demolisyon ang magaganap sa isang payapang pamayanan. At dahil dito, ay kinakailangan nila ang maayos na relokasyon. Ang relokasyon, isang mandatorya ang bagay na ito. Hindi maaaring magkaroon ng isang demolisyon kung walang maayos na malilipatan ang mga mawawalan ng mga tirahan. Masakit man sa kalooban, ay kinakailangan lisanin ang kinalakhang lugar. Ang lugar kung saan ka nagkaisip at namulat sa samot-saring mga bagay, mga alaala, galak at saya. Sinubukan nilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan na ika nga ng kadalasan nating mga naririnig sa bawat pamilyang inaagawan ng tirahan. Dito kami nabuhay at dito din kami mamamatay. Naging mahaba ang kanilang pagtindig sa kanilang lugar. Dumaan ang ilang araw at mga buwan. Ngunit kapag pera at impluwensya ang nasa ibabaw ng lamesa, walang saysay ang hustisya. Ganyan kapait ang ating sistema.
lahat ng iyon ay tuluyan ng mabubura. Mawawala. At ito ang tanging namumutawing mga kataga sa isipan ng lalaking si Michael. Lehitimong ipinanganak sa isang eksklusibong lugar ng lungsod Quezon na ngayon ay pinapanood na lamang nito ang kanilang lugar habang pinipisa ng malalaking pison. Tinapik ito ng kanyang ama na si Amang Miguel. Hoy, tara na. Tama na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Mahirap. Mahirap ang maging mahirap. Lika na. Ika ng kanyang ama. Niyayakag nito ang kanyang anak na sumampa na sa kanilang nahiram na sasakyan. Bit-bit ang lahat ng kanilang mga kagamitan, buong bahay, at sa pagkakataon na ito, nakatakda silang lumipat sa isang lugar, sa may magandang lugar ng Bulacan, upang makapagsimula ng bagong serye ng kanilang buhay. Hindi maiiwasang tumulo ang mga luha habang lumilisan isa-isa ang mga sasakyan ng mga inagawan ng mga tirahan. Sadyang ganito ang hantungan kapag ang mga nasa may posisyon sa gobyerno ay walang puso sa kanilang mga nasasakupan. Na kung hindi man tayo aagawan ng tirahan, tiyak dadaanin naman ng inyong lugar ng malaking sunugan. Santa Maria, Bulacan. Mahaba ang naging kanilang pagbiyahe. Blanko ang lahat sa bagong pahina ng kanilang buhay sa lilipatang lugar. At huminto ang mga sasakyan. Sabay-sababay na nagsibabaan ang mga lula nito at minamasdan ang napakalawak na lugar ng relokasyon. Napakasariwa at payakpa ng lugar na ito. Halos walang pinagkakaiba sa itsura ng lupang probinsya. Iilang bahay pa lamang ang naitatayo sa paligid ng lugar na ito na mas nasasakop pa ng mga matatayog na punong kahoy at matataas na damo. Pa, nakakatakot naman sa lugar na to. Dito talaga tayo titira? Baka meron namang iba dyan. Doon lang tayo. Tingnan may mga puno oh. Sigurado kayo? Wika ng batang si Michael at hindi siya nag-iisa sa kanyang pakiwari dahil halos lahat sila ay pinangunahan ng pagtaas ng kanilang mga balahibo. Dahil may hindi tama, wari hindi maganda ang pagsalubong sa kanila ng kung anuman sa lugar na ito. Nakakapanindig balahibo. Dumaan pa ang mga araw. Sinikap nilang mabuhay ng normal sa kabila ng hirap sa patubig at kuryente. Pinagtulungan nila lahat itong maisaayos at magkaroon ang lahat ng sapat na distribusyon nito. Subalit, sadyang literal yata ang lahat. Dahil literal din silang nagkaroon ng literal na distribusyon ng kani-kanilang mga karanasan ukol sa kababalaghan. Mga pagpapakita ng mga di malamang mga nilalang, mga nakakapangilabot na mga anino
na tahimik na nakatayo sa mga bawat sulok. Tila nagmamatiyag. Pinapanood ang mga bawat galaw ng mga bagong libat. Mga walang malay. Mga pamilya. Sa bago nilang mga pamamahay. Isang gabi. Tahimik na nagpupuno ng kanilang tubig sa labas ng bahay si Aling Ligaya. Kinaugalian na upang sa pagdating ng kinabukasan ay may mga magagamit na imbak ng mga tubig. Ikapa nito. Miguel, pakikuha nga yung sabon panlaba dun sa may loob. At magpababad lang ako ng mga damit para mapadali na ako bukas, ha? Sige na, pakiabot. Subalit, nakakailang balik na ito sa kanyang pagsasalok ng tubig na sa kalapit lamang nakatabing poso patungo sa kanilang imbakan na isang solidong metal na drum. Miguel, kanina pa ako babalik-balik yun, ha? Yung inuutos ko, nakuha mo na ba? Ika ng babae, nakasulukuyang patapos na sa kanyang pag-iimbak ng tubig. Ngunit, andak nang, kanina pa ako daldal ng daldal dito. Nung pinapakuha ko ba eh? Natigilan ang babae dahil nang lumingon ito sa may gawi ng inaakalang kanina pa niyang kausap, ay kitang-kita nito ang isang mataas na anino. Tila umiilaw pa ang mga mata nito at nagbabaga. Malalalim ang kanyang bawat paghinga at kasulukuyang naangiti ito sa babae na iisa lamang ang nasabi. Ikalawang kwento. Kasama sa bagong lipat ang ilang buwang buntis na si Melissa. Bunsod ng bagong lipat lamang ang mga ito, ay wala pa silang regular na transportasyon na gumagana sa kanilang bagong lipat na lugar. Kung kaya, nakikisabay lamang ang mga ito sa kung sino man ang pupunta sa pinakamalapit na pamilihan sa kanilang lugar. Sa may Maynila nagtatrabaho ang lahat ng kanilang mga asawa. Kung kaya, kadalasan ay mga kababaihan lamang ang naiiwan sa kanilang mga kabahayan at mga nag-aasikaso ng lahat. Kung kaya, eto, lulan ng isang mahabang sasakyan, kasama pa ang ilan nilang kapitbahay, ay tinungo nila ang pinakamalapit na pamilihan sa may lugar ng Santa Maria, Bulacan. Hindi na po natin babanggitin pa ang sabing lugar bilang pagbibigay na din ng ating respeto. Pagbaba ng sasakyan, ay nag-abiso ang tagamaneho na sa isang sulok lamang siya hanapin kung tapos na silang mamili. Kung kaya, nagmamadali na ang mga kababaihan sa kani-kanilang abalang pamamalengke. Naging abala ang kanilang ilang oras na pagsusuyod sa may pamilihan. At makalipas nga ang ilang sandali, ay nagtipon-tipon na sila sa may sulok na itinakda ng tagamaneho ng sasakyan. Sumakay na ang mga ito. Subalit, isang matanda ang nakisuyo. Makikisabay ito sa kanila.
na baka sakali daw ay maaari itong idaan sa may tabing kalsada na pinagbigyan naman bilang kabutiyang loob, lalo pa at sila ay mga bagong salta lamang din sa nasabing lugar. At sino naman ang hindi makakahindi? Isang matandang babae, mahina at kailangan ng gabay at alalay. Isang kaugalian na nating mga Pilipino ang maging matulungin, lalong-lalo na sa ating mga matatanda. Napatabi ito sa kasulukuyang buntis na si Melissa. Wala namang kakaiba. Tahimik lamang ang lahat. Habang sakay ng mahabang sasakyan. At ilang sandali lamang ay nagwika na ang matandang babae. Pumapara ito upang bumaba na. Kung kaya, dahan-dahan ay gumilid na ang sasakyan. At sa pagbaba nito, inalalayan pa upang ligtas itong makababa. At tulad ng dati, wala namang kakaiba. At matapos nga nito, ay payapa ng umalis ang sasakyan. May kalayuan ang distansya ng dinayong palengke. Uubos ka ng mahabang oras kung ito ay iyong lalakarin lamang. At hindi birong layo ito. At nagpatuloy na nga sila sa kanilang pagbiyahe. Kinagabihan, abala na ang lahat upang makapaghapunan. At masagana ang kanilang pagsasalo-salo sa bawat kabahayan. Ngunit, pagsapit ng hating gabi, sa katahimikan ng dilim, ay dahan-dahang bumangon ang kasulukuyang buntis na si Melissa. Dahil nagdadalang tao, ay normal sa mga ito ang pagiging madalas sa pagbisita sa may banyo. At dahan-dahan, tahimik siyang tumungo sa kanilang palikuran upang makapagbawas. Ngunit, sa kanyang paglalakad, pabalik ng kanilang silid, ay napahinto ito dahil may naririnig itong mahinang pagsitsit. Kung kaya, napatigil ang babae. Hinahanap kung nasaan ba ang naririnig na mahinang tinig. Iniisip pa nito na baka lamang bumangon din ang kanyang asawa at kasulukuyan siyang tinatawag. Ngunit, madilim ang kabahayan at wala nang iba pang gising maliban na lamang sa kanya. Kung kaya, kibit-balikat na lamang at lumakad muli ang babae pabalik ng kanilang kwarto. Nang biglang, halos tumalon ang kanyang puso sa labis na takot dahil sa tabi ng kanilang pintuan sa may bintanang salamin ay kitang-kita nito nakasilip ang isang nakakakilabot na itsura, ang kasulukuyang nakasilip isang matanda, ang babaeng kanilang nakasabay. At wika pa nito. Psst! Papasok! Papasokin mo ko! Sige na!
ikatlong kwento. Naging matagumpay ang kanilang paglipat sa may magandang lugar ng Santa Maria, Bulacan. Dahil sa mga matatalas na kaisipan at kanilang pagtutulungan, ay naitaguyod nila ang magandang kaayusan ng kanilang nalipatang lugar. Nakapagpahukay na din sila ng ilang mga malilinis na pagkukuhanan ng tubig na poso, pati na din ang linya ng tubig at kuryente. Kung kaya, nagtakda sila ng isang malaking pagsasalo-salo na para sa lahat na kanilang gaganapin naman sa araw ng pahinga. Nasasabik ang lahat dahil dito. Kung kaya, naganda na ang ilan at nag-aasikaso ng kanya-kanyang paglilinis para mas maging kaaya-aya at maaliwalas ang kanilang kapaligiran. At eto, abala sila Mang Nestor. Tinatabas ang isang puno upang makadagdag espasyo sa kanilang kabahayan. Buong puwersa nitong binubunot ang mga nakaumbok na mga ugat, mga makakapal na parte ng puno na mas makadadagdag pa para sa maaaring maging kapakinabangan. Oh, Abner, doon ka sa kabila, ah. Sabay tayo. Isa, dalawa. Saka bumilang ito at buong lakas nilang hinaltak ang nanunuyot na puno ng akasya. Ha! Ayan, sayang eh. Pinamamahayan lang ng mga anay. Pwede pang magamit ang gatong para sa Linggo. Pagdilitsyon tayo, itabi mo yan sa may gilid. Sige na. Ngunit, bigla itong napasigaw. Kinagat ito ng isang 5 pulgadang alupihan sa kanyang paa. At matapos nito, ay galit na galit nitong inapakan at pinuksa ang munting insekto. Lumipas ang ilang araw. Opo, tama kayo nang nasa isip. Tulad ng ibang kwento, magkakasakit ang taong ganito. Pero hindi po, dahil yon sa kanyang trangkaso. Wala naman daw kakaiba eh. Trangkaso lang talaga. Relax ka lang dyan, kaibigan. At dumating ang kanilang pinakahihintay na araw ng Linggo. Masaya silang nag-aasikaso ng hapon. Kanya-kanyang hain ng masasarap na pagkain. At sa pagdating ng gabi, ay nagsimula na silang magsalo-salo at mag-inuman. Naglatag ng isang mahabang mesa, inilapag ang ilang silya at kanya-kanyang lapag na din ng kanilang masasarap na ambag na pagkain habang hinihintay ang ilang naglilitsyon ng manok sa may gilid ng kanilang bulwagan. Lumipas pa ang ilang sandali. Dumating sa lokasyon ang mag-amang si Miguel. Unang bungad pa lamang sa kanya ay may tila kakaiba. Iba ang kanyang pakiramdam dito. Pinaninindigan ito ng kanyang balahibo. Nalalo pa itong nangilabot. Dahil nang muli pa siyang lumapit ay hindi alintana ng lahat, nakakaamoy ito ng kakaiba. Amoy ng tabako.
sa kabila ng usok ng nag-iihaw at ilang naninigarilyo, ay mas kakaiba ang amoy ng tabakong ito. Mas nangingibabaw na ikapa niya sa kanyang kumpare. Uy, hindi niyo ba naaamoy yon? Ha? Ang alin? Yung manok? Naku, eto nga eh. Tatagdarin ko na. Upo na kayo dyan. At sumalo na kayo dito, pare. Sige na. Subalit, hindi ito ang kanyang tinutukoy. Nang biglang, oops, wala pang 5 minutes. Akalain mo, tumatalon pa yung lechon manok. Halika dito. Ika ng lalaki na nakatoka na maghimay ng lechong manok na kanilang gagawing pulutan. Subalit, makailang beses pa na bawat pagbagsak ng kanyang itak, lumilipad sa kung saan ang kanyang tinatagtad na lechong manok. Naikapa ng isang lalaki. Marunong ka ba talaga? Bakit ganyan? Sayang oh, daming natatapong manok. Upo ka na nga, ako na nga dyan. Bida-bida ka eh, di ka naman marunong. Nalabis namang nagtataka ang lalaking may hawak ng itak dahil kahit anong anggulo at ayos ng kanyang pag-indayog sa kanyang itak ay lumilipad at nanalaglag ang kanyang mga tinatagtad na manok. Kung kaya napapailing na ito at dahil sa kanyang pagkalito ay naupo na ito at kumakamot. Nang biglang, isa-isang nagpuputukan ang mga alak na kasulukuyang nakahilera lamang sa may tabi ng lamesa. Umaagos ang masaganang alak sa may lupa. Nagdulot ito ng pagkagulat sa ilang kalalakihan. Nagtataka ang lahat na baka may di sinasadyang nakabasag lamang ng kanilang alak. Ngunit walang ibang tao sa may paligid nito. Kung kaya may namumuong nakakakilabot na ideya na nasambit ang lalaking si Miguel. Lakas loob nitong nilapitan ang mga nabasag na alak na kasulukuyang namang nasa loob pa ng kaha ng alak. At sa pag-angat nito, kitang-kita ng lahat. Napakalinis. Tila sinadya ang pagkakabiyak nito. Dahil tanging butas lamang ng nabasag na alak, ang pinakailalim, ang puwetang bahagi nito. Tila hinati ng isang makina na hindi lamang isa, kundi tatlo. At mas lalo pa silang pinanindigan ng kanilang mga balahibo ng kanilang masaksihan lahat. Ang isang tila may buhay na gumagapang, na usok. Gumagapang ito sa kanilang harapan na tila pormang malaki at bilog na malaking tubo. Nakatitig lamang ang lahat sa kanilang nasasaksihan. At nang dumating ito sa kanilang lamesa, ay bigla itong kumalat. Amoy ng tabako. Isang amoy ng tabako ang nangibabaw sa lahat sa buong paligid ng bulwagan. Kung kaya, nagwika na ang lalaking si Miguel. Nag-alay ba kayo bago kayo nagsimula? O nagdasal? Meron ba? Tila nagulantang ang lahat
Oo. Dahil tila nakalimot sila. Nauna ang kanilang pagsasaya. Bago ang lahat. Ang pinakaimportanteng bahagi ng isang kasiyahan ng pagpapasalamat. Sa bawat bagay, hindi po masamang magkaroon ng kamalayan sa ating paligid na hindi naman malaking kawalan ang maging tradisyonal at maniwala sa mga pamahiin. Isa itong tanda ng respeto para sa lahat, lalong-lalo na sa mga hindi natin nakikita na mga nilalang. Na magpasa hanggang ngayon, tuwing nakakasalamuha ko sila, tuwing aking nakikita, lalong-lalo pa, tuwing may umpukan ng kanilang kasiyahan, hindi maaaring hindi pangilabutan ang ilan sa kanila dahil sa mga karanasan sa bago nilang nalipatan. Mga taong lehitimong nakasaksi sa isang gabi ng kababalaghan. Bulacan, San Jose del Monte, taong 1986. Isang manggagawa sa isang construction site sa Ayala, si Pipoy. Sa panahong ito, ay napakaluwag pa ng kalsada at kalye. Subalit, maiiyak ka sa tuwing sasapit naman ang gabi. Dahil, ang pagitan ng mga ilaw sa kalye ay tila agwat ng itsura ng Koreanong si Lee Min-ho at Kulas. Napakalapit lang. Napakalayo ang layo sobra. Anyway, sa tuwing papasok sa umaga si Pipoy, ay madalas itong nahuhuli dahil sa walang tubig at pipila pa ito sa banyo kasama ng mga tenants sa inuupahang bahay. Kaya ang kanyang huling baraha ay ang magpunas na lamang ng katawan gamit ang kanyang munting labakara. Pumapasok ito ng alas 7, kaya kailangang makagayak ito ng alas 6 pa lamang upang makaiwas na sa mabagal na usad ng kalye sa may EDSA. Opo, sa EDSA lamang may talagang may forever. Noon pa man ay napakagiliw na ng traffic dito. Kaya kung may nililigawan ka, dalhin mo sa EDSA. Baka paglagpas ninyo ay mansa rin nyo na. Kami nga ho nung nililigawan ko. Pagkalagpas nun, break na kami. Buti di pa usong tulpo nun. Anyway, ikanimang Pipoy, sila daw ang mga tao noon na nagtayo ng ilan sa mga matatayog na palapag ng mga establishmento sa Ayala. Na ngayon, ay makikita pa rin natin tila mga monumento sa sobrang katandaan na ang ilan pa nga ay nagiba na at tinayuan na muli ng panibagong gusali. Isang araw, oras ng kanilang ika nga ay break time. Matapos ang kanilang mahabang oras ng pagtatrabaho, ay naupo si Pipoy sa isang sulok upang lantakan ang baon nitong napakasarap na banana cue saka sinasabayan ng pag-inom ng palamig na inutang lamang niya mula kanina pang umaga sa may labasan ng kanilang trabaho na ikapa nga daw ng tindera kanina lamang. Oy Pipoy, kailan ka magbabayad? Matatapos na yung ginagawa niyo dito, di ka pa nag-aabot kahit kalahati. Eh manam naman, isa hindi pa po inaabot sa akin yung sahod ko eh. Sus! Ganyan din sinabi mo sa akin nung nakaraan. Galit na wika ng tindera habang inaabot
ang inutang na pagkain. O ayan, sa makalawa, di ka na talaga makakakuha dito. Ika nang matanda. Grabe naman, manang. Ganahan sana ako makabayad kung binibigyan niyo ba naman ako ng hindi tostadong banana kiwi. Ang pait. Magbabayad naman. At napansin ng matandang na pagtitinginan na ito ng kanilang mga parokyano. Kaya bigla nitong hinablot ang hawak na supot ng banana cue ni Pipoy. Eh bakit kasi kuha ka ng kuha? Nalaglag na yan eh. O siya ito. Ayan ha, punong-puno yan ng arnibal. Magbabayad ka na ha. At tuwang-tuwa naman na tumugon ang binata. Naikapan ito. Yan, kung ganito ba naman ang ganito manang eh. Di mismo pagkakuha ko ng sobre, tatakbo agad ako sa inyo para magbayad ng buo. O siya. Madami ka pag sinasabi. Madami nang nakapila, oh. Baka malasin yung negosyo ko sa'yo. Alas na dyan. Shoo! Grabe ka naman, manang. Salamat po. At natapos na nga ni Pipoy ang kanyang pagkain sa tagal ng ating pag-flashback sa naganap kanina. Kaya bumalik na nga ito sa kanyang trabaho bilang karpintero. Matapos ang buong oras ng pagtatrabaho, ay kinukumpul muna sila upang magpulong ukol sa kanilang trabaho. Kaya sa pagkakataong ito, ay kumain na naman ng ilang oras ang naganap na pagpupulong. Sir, kala ko dito na tayo matutulog eh. Tagal na. Napapakamot pa ito na nagwika. Makalipas ang ilang oras, ay bumiyahe na ito. This oras na ng gabi nang makauwi, na ang ikinaiinis pa nito ay maglalakad ito ng napakahaba patungo sa inuuwi ang lugar. Sa panahong ito ay madali kang makakauwi dahil sa may mga marerentahang tricycle na maaabutan mo pa hanggang sa this oras ng gabi. Pero eto si Pipoy. Bit-bit ang kanyang sisidlan ng gamit. Laman ito ang kanyang mga pinagpawisan. Bagsak ang balikat na naglalakad. Kasulukoy nitong naglalakad sa matalahib na gawi patungo sa kanyang inuuwian. Bahagya itong nakaramdam ng pinong pag-ambon at wika pa nito. Kapag minamalas ka nga naman, oh. Mukhang mapapasma pa yata ako nito. Kaya huminto muna ito upang hugutin sa kanyang bag ang isang pinagpawisang damit at ginawang pamandong sa ulo. Matapos nga nun ay tumuloy na ito sa kanyang paglalakad. Wika pa nito. Ay, kung nilang libre pagpapatuloy sa kanila tita don sa bahay nila, nilipat na talaga ako. Ang layo. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni ay may narinig ito. Mga pagsitsit. Subalit natatawa lamang siya. Ikapan ito. Pre, lumaklak ka na lang ng sirup dyan. Huwag mo na akong takutin. Pagod ako. Sa iba na lang. Sus naman to. At natatawa pa ito lalo nang tumigil nga ang pagsutsot. Subalit, naging maingat pa rin si Pipoy. Dahil, dilingid sa kanya ang laganap na holdapan na mas ipinapangamba niya. Ikapan ito, paano na lamang kung wala siyang maibibigay? Baka saksakin na lamang siya nito at madami pa siyang pangarap. Ilang paghakbang pa ang kanyang ginawa ay naulit na naman ang mga pagsutsot. Subalit, mas malapit na ang mga tinig sa pagkakataong ito. Kaya hinugot ni Pipoy ang kamay sa kanyang bulsa. Inalis ang pagiging kampante sapagkat may naririnig itong mga pagkaluskos sa paligid ng pitong talampakang taas ng mga talahib. Papalapit ito sa kanya na di na natutuwa pa si Pipoy at binilisan na ang kanyang paglalakad.
Subalit, napatigil ito. Pilit inaaninag ang kung anuman na nasa gitna ng kanyang daraanan. Humakbang pa ito, papalapit, at gayon din ang kanyang kaharap. Ikapa ni Pipoy. Oh, uy bata, saan magulang mo? Saan bahay nyo dito? Umuwi ka na, maambon no? Mamaya niyan, kainin ka ng aswang, di ka. Ngunit, bumungis-ngis lang lalo ang dalawang maliit na paslit na kanyang kaharap. At papalapit ito sa kanya. Uy, shh, uy, loko kayo ah. Nananakot ba kayo? Susumbong ko kayo sa nanay nyo. Umuwi na kayo, di ako makadaan no? Subalit, lalo lamang dahan-dahan na humahakbang papalapit ang dalawang kaharap na paika-ika na mas lalo pang ginapangan ng kilabot si Pipoy dahil sa kanyang nakikita. Uy, uy, putya, umuwi na kayo. Gabi na oh, nantok na ako. Uy, shoo, uy. Umaangat ang buhok sa batok ni Pipoy dahil unti-unti na niyang naaaninag at alam na yata niya kung ano ang kanyang nakikita. Mga bata, hindi pantay ang paa sa paglalakad, mga pagsutsot, at this oras na gabing paglitaw ng mga ito. Kaya nahuhulaan na niya kung ano ang mga ito. Ngunit, mas nagilabot ito nang umabante palalo ang isang kaharap. Mabilis ang pagkilos nito. Umiilaw ang mga mata sa may dilim at nakakapangilabot ang naririnig niyang pagbungis-ngis ng mga ito. Nang biglang, maliksing paika-ikang tumakbo papalapit sa kanya ang dalawang bata. Kitang-kita niya ang mga nakakatakot na mukha nito sa malapitan. Naikapa ni Pipoy. Bigla niyang naalala ang kanyang mga ala-ala sa buhay ng mga pagkakataong ito. Sinyalis daw na kapag ang tao ay malapit ng mamatay, ngunit hindi ito makakapayag dahil hindi dito matatapos ang kanyang huling tagpo. Dahil sa gitna ng sitwasyon ay mabilis ding kumilos ang kanyang katawan dahil batak sa trabaho bilang construction boy, at umangat ang mga paa nito at buong puwersang sinalubong ni Pipoy ng isang malakas na sipa ang nasa ereng tiyanak. Napapangiwing umuungol ang nilalang sa tinamasang di inaasahang reaksyon ni Pipoy na isang sipa sa mukha. At ilang sandali lamang ay muling umangil ito. Kaya mas lalo pa itong nangilabot sa narinig na tila nanginig pa ang kanyang buong kalamnan dahil ang nasa kanyang harapan ay isang kumpirmadong tiyanak. Matapos masipa ang nilalang ay maliksi namang lumukso ang isa pang tiyanak. Subalit, mabuti na lamang ay mabilis nitong naipanghataw ang dalang bag saka mabilis na kumaripas ito ng takbo papauwi. Pagdating nito sa kanilang tinitirhan ay naabutan pa niya ang ilang kasama sa bahay na nangungupahan at kasulukuyang nag-iinuman. Inilahad niya ang buong pangyayari at dahil ayaw siyang paniwalaan ng mga ito ay niyaya siya ng isa nitong kasama na balikan ang lugar upang patunayan. At hindi na nga sila nagsayang pa ng oras. Tala ang kanika nilang mga ilaw na flashlight ay naabutan nila ang madilim na talahiban na nagkalat pa ang mga gamit ni Pipoy. Saka nagwika ang isang kasamahan nito na may kaunting kaalaman sa mga bagay na kababalaghan. Oy, oy, suruin mong maigi mga gamit mo.
Tingnan mo kung kumpleto. Kaya sininup ito ng lalaki at kinuha ang kanyang mga nagkalat na gamit. Wika pa nito. Mukhang wala namang nawawala eh. Ito lang yun. Bukod sa... At bigla nitong naalala ng kanyang hawakan ang kanyang ulo. Nawawala ang inilagay niyang damit na ginawang pamandong kanina lamang ng umaambon. Saka nagwigang muli ang kasamahan nito. Pre, mukhang di ka matatahimik dito. Susundan ka nun. Bakit naman? Naku, kanya niya mga yan. Pag may nawala sa iyong gamit, malamang binitbit nila yon. At malamang sa malamang, yung nakadikit na amoy sa gamit mo na yon, ang susundan nila. Lagot ka, pre. Lagot. Kaya napalunok na lamang si Pipoy sa kanyang narinig. Dahil ang gamit na iyon ay ang mismo pinagpawisan niya ng buong maghapon. Makalipas ang ilang taon, panahong kasalukuyan, maayos namang namumuhay si Pipoy na kasalukuyang matagumpay sa pagnenegosyo sa kanilang probinsya. Katatapos lamang ng unang taon ng pananalasa ng mga Hapones sa ating bansa. Isang digmaan na nagmarka sa may kasaysayan ng Pilipinas na hinding-hindi natin malilimutan. Oh, mga anak, maya-maya ay pumasok na kayo, ha? At baka kayo'y mapagdiskitahan ng mga nagmamartsa dyan, ha? Opo, Itay. Abala ang ama nito sa pagkukumpuni ng kariterang gamit nito sa kanyang pagsasaka. At ilang saglit lamang ay iniatang na nito sa likod ng kanyang kalabaw. Ngunit saglit lamang itong napatigil dahil may naririnig itong kakaibang tunog at pumupukaw ito sa kanyang atensyon, sa atensyon ng Ginoo. Lumingali nga pa ito sa may paligid. Subalit, wala naman itong nakikita dahil di siya maaaring magkamali at malinaw pa ang kanyang mga paningin. At maya-maya pa nga, may naririnig siyang isang pagsinghal ng kabayo. Ngunit, wala silang alagang kabayo na kahit ang kalapit na bahay at sa iba pa ay wala siyang maalalang may nag-aalaga nito maliban na lamang sa kabilang baryo. Kung kaya, nagpunas na lamang ito ng kanyang pawis at sininot na ang mga kagamitan saka naupo sa may tarangkahan ng kanilang bahay habang minamasdan ang mga masasayang bata na naglalaro. Nagtatakbuhan ang mga paslit sa gilid ng kawayan at akasya, masayang naglilibang. Nang maya-maya pa ay may lumabas sa may talahiban. Mga gerilya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Saka maingat na lumingon muna ito sa kanyang paligid bago tuluyang inluwa ng makapal na kumpol ng mga talahib. Oh, Kapedong, kamusta? Ano ang atin? Di yata't napakadelikado at dito pa tayo inabutan ng ating pagkikita. Ika ng Ginoo sa kaharap nito na namumunong gerilya. Taype, nais lamang kitang balaan. Napakalapit na ng mga Hapones sa ating lugar at nagkalat na sila sa bawat sulok. Binabalaan lamang kita
at mag-iingat ka. Saka, nais din namin kasing humingi ng kaunting tulong kung sakali man. Kumakamot ang lalaki sa kanyang narinig. Saka maingat na lumingon muna sa mga naglalarong bata. Nangangamba ito dahil sa isang digmaan, tanging mga walang buwang na pastit lamang ang talo. Madadamay sa madugong labanan na hindi naman nila hinihingi. Saglit na nag-isip ang lalaking si Ipe at wika pa nito. Kapedo, hanggat may maitutulong ako at kung ano man ang makakaya ko para sa inyo wala namang anuman para sa ating kasarinlan. Handa akong ibuwis ang aking buhay. Ngunit may kaunting pangamba lamang ako. Alam mo na, para sa aking pamilya, lalo na sa iyong inaanak. Napakabata pa ng mga ito Kung kaya, napalingon naman ang karap at tinapik ito sa may balikat. Kaibe, dama ko ang iyong pangamba at alinlangan at labis kitang nauunawaan. Huwag kang mag-alala. Gagabayan tayo ng Diyos Ama sa ating ipinaglalaban. At natapos ang kanilang maikling pag-uusap nang mapalingon ang giriliang si Kapedong sa ginang na nakasilip sa may bintana. Tumango ang mga ito sa isa't isa bilang tanda ng kanilang unawaan. Kaibe, kami ay tutuloy na. Makakaasa kang nasa paligid lamang kami, ha? Kung sakaling kailangan nyo ng tulong. Saka gumanti ng tapik sa may balikat ang Ginoo sa kanyang kaibigan at nagpaalam. At ilang segundo lamang ay tila mga tinangay ng hangin ang mga ito at tuluyan nang naglaho. Na nagtataka naman ang Ginoong si Ipe. Napabularas na lamang ito. Baka namamaligmata lamang ako . Dala ng pagod, pambihira. Kinabukasan, dapit hapon, abala ang ama ng tahanan sa pagsisinob ng mga nasibak na kahoy. Tahimik itong kumikilos na nakasanayan na niya sa araw-araw na gawain. Nang biglang, magulat ito dahil may isang matanda ang nakita niyang nakatayo sa di kalayuang poste ng kanilang bakuran. At hindi ito sanay na may di kilalang tao sa kanilang paligid. Lalong-lalo na sa panahong ito, bunsod ng kanyang pag-iingat. Sapagkat di ka pwedeng magtiwala sa ilang kababayan natin noon dahil usong-uso ang mga ika nga nila ay mga makapili. Isang paraan ng pagtatraidor ng kapwa Pilipino upang magsuplong sa mga banyagang mananakop. Kapalit ang karampot na barya at isang pabor. Ika pa nga ni Mang Vicente. Madaming kilalang pamilya ngayon sa hinaharap ang mga yumaman at nagkamal ng mga ari-arian sa pamamagitan ng kanilang pagtatraidor sa kanilang bayan. Na ang ilan pa nga daw ay magpasa hanggang ngayon ay nakalukluk pa sa mga pwestong bayan. Balik sa kwento. Tahimik na binalikan ni Mang Ipe ang kanyang tinatapos na gawain. Subalit, nang kanyang muling silipin sa gilid ng kanyang mga mata, ang misteryosong matanda ay naalarma ito dahil nasa may tarangkahan na ito
ng kanilang kabahayan. Dalaman ng kaba at nerbiyos, ay lakas loob itong nagwika. Magandang araw. May kailangan ho ba kayo? Ngunit, nakatingin lamang ito at ilang segundo pa itong nakatingin at hindi pumipikit. At dahan-dahan, pa itong humakbang muli. Kung kaya, napapailing na lamang ito at napabalikwas ng pag-atras. Ngunit, nang kanyang lingunin ang kanyang pagbalikwas sa may likuran at pagharap nitong muli sa may misteryosong matanda, ay bigla naman itong nawala na parang bula. Lumipas pa ang ilang araw. Napabalitaan ito na naging mainit na ang sagupaan ng mga gerilya kontra sa mga militar ng Hapones. Madami ang laging sugatan sa isang paghaharap sa may kalapit na bayan na ang ilan pa nga ay pinutulan ng ulo. Kaya mas naging maigting pa ang pag-iingat ni Mang Ipe para sa kanyang pamilya. Kahit nasa tagong bahagi man sila ng kabundukan, ay ayaw nitong maging kampante dahil buhay ng kanyang pamilya ang nakasalalay dito. Lumipas pa ang ilan pang mga araw. Sariwa pa sa kanyang alaala ni Mang Vicente. Nang isang umaga, nakita niya ang kanyang ama noon. Sa murang kaisipan na 8 taong gulang, ay tila bangungot ang lahat. Nang magisnan nito ang kanyang ama, nakayuko, lumuluha, nagahalo ang luha at sipon, tumatangis, at nakapwesto na akmang pupugutan ng ulo. Ayon sa kwento ng kanyang ina, napagbintangan daw itong naninilbihan sa mga gerilya. Di maipinta ang mukha ng ama habang nakayuko, nakalingon ito sa kanyang pamilya. Nanginginig ang mga balintataw at ang mga batang walang muwang ay walang tigil sa pagpalahaw at sa ibabaw ng batok nito ay makikita ang isang makintab na espadang samurai ng Hapon. Nasa mga oras na ito ay nakatakdang mapugutan si Mang Ipe. Subalit, isang pambihirang pangyayari ang naganap nang akmang sumigaw na ang komandante ng mga Hapon bilang hudyat ng pagpugot. Ay bigla naman, bumagsak naman ang isang napakalaking sanga ng puno ng akasya. Tinamaan ito ang mismong komandanteng Hapon dahilan upang matigil ang pagpaslang. Hindi makapaniwala ang mga Hapones sa nangyayari at natigilan. Napataranta. Ngunit, mas di ka panipaniwala ang mga sumunod na nangyari. Dahil, rinig na rinig nila ang isang halinhing ng isang kabayo. At kasunod nito ay ang muling pagbagsak ng malaking sanga ng puno ng punong akasya. Nagsusumigaw na ang mga Hapon sa labis na takot dahil tila may hindi sila nakikita na tanging ang mga sundalong Hapones lamang ang pinamamalasan ng nakakapangilabot na pangitain. Nagtakbuhan ang mga ito na halos gumugulong pang paibaba ng bundok na ikinasugat pa
ng ilang sundalong Hapones ang kanilang pagpupulasan. Saka naiwan namang nakahandusay at walang malay ang komandanteng Hapones. At naiwan ding nakatulala ang ama ni Mang Vicente na nakagapos. Wala itong kagalaw-galaw at nakatulala lamang ito habang pumapalahaw ang mag-anak sa labis na takot, lalong-lalo na nang lumingon ang kanilang ama. Namumula ang mga mata nito at nakangisi. Di pangkaraniwang ngiti, ika nga ng kanyang asawa dahil nakalabas ang mga gilagid sa pagkakangisi nito at humihingal. Tumutulo ang mga laway nito at ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok na sa sobrang pagkabuhay nito. At kasabay pa nito ay muli namang nagising ang kaninang walang malay na komandanteng Hapones. Subalit, tila papanawan ulit ito ng kanyang kamalayan nang mapalingon ang kasulukuyang nakagapos na si Mang Ipe. Tila nakakita ito ng demonyo at sumisigaw ang komandanteng Hapones sa pagkakatingin nito. Walang tigil ito sa kanyang pagsigaw na nakuluhod pa at yumuyukot. Tila nagmamakaawa at humihingi ng tawad na mas ikipinangilabot pa ng buong pamilya ni Mang Vicente. Nang biglang, walang kahirap-hirap na pinilas ang pagkakatali ng kanina lamang nakayuko na si Mang Ipe ang kanyang mga nakagapos na kamay sa makapal na taling abaka. Tumayo ito at nakatingkayan habang nakataas naman ang mga balikat at malakas na sumisigaw na tila isang kabayo. At tuluyan na ngang pinanawan ng ulirat ang komandanteng Hapones. Matapos nga nun, ay kitang-kita ng kanyang anak, lalong-lalo na si Vicente, ang pagtakbo, ang mabilis na pagtakbo ng kanyang ama, at hinablot sa may paa ang walang kamalay-malay na nakahandusay na sundalong Hapones. Binitbit ito sa kanyang balikat nung walang kahirap-hirap. Napakalakas nito kung matitingnan, at bago ito tuluyang lumayo ay lumingon muna ito sa kanyang pamilya na muling suminghal ito tila isang malaking kabayo at galit na galit. Matapos nga nun, saka mabilis itong tumakbo papalayo patungo sa ibang gawi ng bundok. At matapos ang nakakagimbal na pangyayari ay natauhan na ang mag-anak. Nagmamadali ang ginang at kinaray ang mga anak nito at nagtago sa loob ng kanilang bahay. Lumipas pa ang ilang sandali. Madilim na ang buong paligid. Hindi nagabala ang ginang na magbukas ng anumang ilaw upang maiwasang makita ang presensya ng kanilang kabahayan. Dahil natatakot ang mga ito na mabalikan ng mga maghihiganting Hapones dahil sa pangyayari. Nang biglang may marinig sila sa may likod ng kanilang kabahayan, kaya mas lalo silang nagyakapan. Takot na takot ang mga ito. Pigil hininga at nanginginig. Pati na ang ginang sa kanyang labis na nerbiyos. Ngunit
Makalipas ang ilang pang sandali, ay hindi na muli pang nasundan ang ingay. Kaya sa pagkakataong ito, nilakasan na ng ginang ang kanyang loob. Dahan-dahan itong tumayo upang silipin ang kung anuman na nagdulot ng ingay sa kanilang likod bahay. Na di naman pumayag ang mga anak nito na maiwanan. Kung kaya, sumama din ang mga ito. Dahan-dahan silang naglakad. Tila mga daga na takot na masila ng pusa. Parahan itong kinapa ang paligid. At nang makuha ang pakay, nagsindi ito ng munting ilaw sa kanilang kasera upang magsilbing liwanag. Saka dahan-dahan nilang tinungo ang kanilang likod bahay. At sa kanilang pagkabigla, halos mabitawan ito ang kanyang hawak na kasera. Dahil kitang-kita ng buong mag-anak ang isang malaking tao na may kalahating kabayo na nakayoko at binabantayan ang nakahandusay walang malay sa kanilang maliit na katre na si Mang Ipe. Ngunit hindi sinasadyang nakalikha ng ingay ang batang si Vicente, kaya biglang napalingon ang nakakatakot na nilalang. Sumisinghal ito at galit na galit nanlilisig ang mga pulang-pulang mata nito at dahan-dahan itong tumayo at isang umaalingaungaw na pagsinghal ng kabayo ang iniwan nito bago tuluyang naglaho. At matapos nga ang pangyayari na pagplanuhan ng mag-anak na lumipat pa sa itaas ng bundok sa maliit nilang kabahayan na ginagawang pahingahan ng kanilang ama sa may kanilang taniman. Dahil dito ay hindi na sila muli pang nasundan. At lumipas ang ilang araw, humanap ng pagkakataon ang ginang upang makausap at matanong ang kanyang mister kung ano nga ba ang nangyari. Ngunit ika lamang ni Mang Ipe ay wala itong natatandaan. Subalit ang tanging naaalala lamang nito ay ang memorya na tila lumilipad siya habang minamasdan ang bawat madaanan ng mga pagkakataong iyon. Tila isang panaginip at napakasakit daw ng kanyang buong katawan matapos ang buong pangyayari. Magpasa hanggang ngayon, kahit kinakain na lang sintomas ng pagkawala ng memorya, ang ating tagapakinig ay sariwa pa rin daw sa kanyang alaala, sa kanyang kwento, sa kanyang kwento ng pamilya, ang buong pangyayari. At paulit-ulit na ikinukwento sa kanyang mga apo. At sa mga oras na ito, habang sinusulat ko ang kanyang buong salaysay, ay di ko maiwasan na di mag-isip ng malalim. Mas malalim na paliwanag gamit ang mga pagbabalanse, analohiya at lohika. Ngunit isa lamang ang aking napatunayan. Masayang namumuhay si Mang Vicente kasama ang kanyang ama matapos ng pangyayaring iyon. At wala kahit sino man
ang nasa posisyon para pasinungalingan ang isang napakagandang kwento ng ito. Dahil kasabay ng kasaysayan ng ating bansa ay may mga kwentong hindi lamang tungkol sa madugong digmaan, pati na din sa hiwaga at kababalaghan. Tag-init. Bit-bit ang palindang tupig, nakikipaggirian ang dalagang si Lara. Sa murang edad niya ay naipagsasabay niya ang paglalako ng kakanin na tupig kasabay ng kanyang pag-aaral sa elementarya. Ikalawa sa magkakapatid, dalawang babae. Ngunit ang isa nilang kapatid ay ipinanganak na may kapansanan sa kanyang paningin. Ang ama naman nito ay nakikisaka lamang ng lupa na kalimitang umuwi para gabayan sila. At pagkatapos nitong makapag-ubos ng palinda, ay agad namang umuwi upang masamahan ng kanyang kapatid na isinasama ng ina sa kanyang pwesto naman ito sa may tabi ng simbahan. Masaklap pa nito. Nasa dulong bahagi sila ng simbahan dahil hindi nila kayang mag-abot ng renta sa pwesto upang makapagtinda. Kaya kadalasan ay napakatumal ng kanilang mga parokyano. Ika nga ni Lara, bakit daw ang tahanan mismo ng Diyos ay pinapalaya sila kahit nasa may sulok na lamang sila ng eskinita nito? Dagdag pa nito ay mahigpit na ipinapatupad ng batas tao ang pagtitinda sa paligid ng bahay-sambahan ng Diyos. Kung kaya, sa tuwing nakikita na nila ang mga bantay, ay akay-akay sila ng ina nito na halos pulutin nila sa lupa ang mga naglalaglagan ng mga panindang kakanin, makaiwas lamang na siyang pantawid nila sa gastusin mula sa pagkain at sa kanilang pag-aaral. Isang araw, masama ang laging pakiramdam ng kanyang ina. Kaya siya na lamang ang inatasang pansamantalang magtinda ng inaangkat nilang paninda sa kumari ng ina. Tirik na tirik ang katangalian. Nagdadalawang isip ito sa 10 pisong nasa bulsa kung ibibili ba niya ng pagkain o inumin o itatabi na lamang ito at isasama sa kanilang kinita. Sa huli ay nakontento na lamang itong naupo sa ilalim ng punong banaba habang nag-aabang ng mamimili ng panindang tupig. Lumaon pa at ang ina nito ay tuluyan na lang di nakapagtinda pa at siya na lamang ang inaasahan dito. Isang gabi ng Linggo nang makauwi ito, hapong-hapo ang batang si Lara at naupo sa tarangkahan ng kanilang bahay. Nagmumuni-muni habang hinahabol ang hiningat lakas habang nakatingala sa kalangitan ng gabi. Nang biglang napabalikwas ito sa mga naririnig na munting tinig na nasa kanilang payak na kusina. Kung kaya, inusyoso niya ito at dahan-dahang lumakad patungo sa pinagmumulan ng mga maliit na tinig. Nang kanyang sinilip mula sa siwang ng kanilang pintuan, ay nagulat ito dahil may maliliit na taong naglalaro sa ilalim ng kanilang lamesita. Kumakalansing ang mga kutsara at tinidor dahil sa paghaharutan ng mga ito. Saka lamang nito napagtagni-tagni
na ang mga inaakalang daga lamang na kanyang naririnig sa kanilang kusina. Nasa tuwing gabi na lumilikha ng ingay. At akala pa na ito ang mga kumakain ng mga iniiwan niyang tira sa kanilang mga panindang kakanin ay mismo palang mga duwende. Dala ng pagkalito ay napasandal ito na lumikha pa ng ingay at nakita niya na sabay-sabay pang napalingon ang dalawang duwendeng kasulukuyang naglalaro. Mabilis itong nagsalita. Sandali! Huwag kayong umalis! Subalit, mabilis itong naglaho. Kinusot-kusot nito ang mga mata. Iniisip na namamalik mata lamang ito. O likha ng kanyang guni-guni. At nanaig ang kanyang murang kaisipan. Iniisip na baka lamang dala ito ng pagod. Kinabukasan, ginising siya ng kanyang ina at ika nito. Anak, gumising ka na dyan. Tanghali na. Baka dumaan na naman si Aling Dolor at papagalitan ka niyan. Sige na, bumangon ka na. Kaya mabilis naman itong bumangon. Inabutan ito ang kanyang ama na nasa mesa at sinaluhan sa pag-aalmusal. Sa gitna ng kanilang simpleng hapagkainan, ay naalala niya ang kanyang nasaksihan kagabi lamang. Kaya napawika ang batang si Lara. Papa, kamusta po kayo sa bukid? Nakangiting lumingon naman ang ama nito. Saka hinima sa ulo ang batang anak at nagwika. Eh, ayos naman anak. Medyo mahirap na lang ang pananim ngayon dahil sa mahinang irigasyon na dumadaloy sa taas. Pero kakayanin naman. Papa, may itatanong lamang po ako. Oh, ano naman yun? Wag lang mat o kaya English, ha? Alam mo namang mahina ang ulo natin pagdating sa ganyan. Papa naman, masyadong mapagbiro. Eh kasi po, pa, kagabi, may nakita ako sa may kusina. Maliliit na tao. Wika ng batang si Lara na nakatingala pa sa kanyang ama. Minasdan ito ng kanyang ama na nalilito kung papaano ba ililiko ang usapan. Subalit sumigunda ang isa nitong kapatid. Naririnig ko nga din sila, Papa, tuwing gabi. Ang iingay. Di ko maintindihan sinasabi nila. Alam ko hindi sila pusa o daga eh. Kasi si Muning, di ba wala na? Naipit sa likod bahay. Yun yung sabi mo, di ba? Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama. At swerte namang dumating ang ginang. Ninya, Lara, huwag niyo nang pahirapan ang papa niyo sa pag-iisip. Marami nang inaasikaso yan. Bilisan mo na, Lara, at baka wala ka nang abutan sa pwesto mo doon. Sige na, kumain ka na dyan. Kaya matapos niyang makapag-almusal, ay gumayak na ito. Dumaan muna ito sa bahay ng kanyang ninang upang kunin ang mga ititindang kakanin. At wika pa nito. Lara, ilang araw nang matumal ang bentahan natin dito eh. Nagbabawas na ako ng tao dahil napag-isipan kong huminto na din. Masakit para sa akin to pero pare-parehas tayong apektado. Baka nga sa mga susunod na araw ay titigil na tayo. Labis na nalungkot ang batang si Lara. Sa mukha ng kanyang kausap, ramdam niya na hindi madali ito. At matapos nga nito, ay tumungo na ang bata sa kanyang pwestong panindahan. At dumipas ang buong araw ng kanyang pagtitinda. At kalaunan nga ay tuluyan na nga din itong huminto dahilan ng balita ng kanyang ninang. Isang gabi, tahimik silang natutulog mag-anak. At sa hindi inaasahan, nakaramdam ang batang si Lara ng tawag ng kalikasan. Kung kaya,
nais niyang pumunta sa kanilang banyo upang makapagbawas. Subalit, may naririnig itong di pangkaraniwang tunog. Ibon. Ibon sa gabi. At matapos nga nun, ay naririnig niya ang pagaspas sa itaas ng kanilang bahay. Dahil bata, wala naman siyang alam na ganoong bagay. Kaya tumuloy lamang ito at tinungo ang banyo na nasa labas ng kanilang bahay, sa likod ng kusina. Subalit, hindi niya mabuksan ang pintuan ng kanilang kusina. Tila nakapako sa pagkakataong ito. At mas lalo pa siyang nagkaroon ng mataas na kuryosidad nang may maaninag ito sa kanilang labas ng bahay. Kaya mas lalo niyang nais makalabas at silipin kung ano nga ba ito. Ngunit, napakatigas ng pagkakapinid ng pintuan. Sumasakit na din ang kanyang puson sa nararamdamang pangangailangang magbawas. Kaya pilit niya itong binubuksan. At sa huli, ay sinubukan pa niya itong haltakin ng buong puwersa. Sa wakas, nagtagumpay itong mabuksan ang pinto. Nang biglang, may humawak sa kanyang balikat. Ang kanyang ama. Nawika pa nito. Anak, naiihi ka ba? Dumito ka na lang sa kusina at madilim na sa labas. At nakita nito ang ama na walang suot na damit pang itaas. At hawak pa sa isang kamay nito ang kanyang gulok. Yun pala, ay may kung anong nilalang pala sa labas ng kanilang bahay. At ayon sa nakikita nitong ekspresyon sa mukha ng kanyang ama, ay hindi mabuti ang nilalang na ito. Kaya sinunod na lamang nito ang bilin ng kanyang mahal na ama. Kinabukasan, sa kanilang pag-aalmusal, ay nabuksan ng batang si Lara ang usapan tungkol sa nangyari kagabi. At wika ng ama nito. Buti nga umabot ako at nakita kita. So ulitin anak ha, higisingin mo ako, pakiusap ha? Opo papa, patawad po. Saka nilingon ng ama nito ang kanilang pintuan na nahihiwagaan. Dahil bakit biglang humigpit ang kanilang pintuan at di mabuksan noong gabing iyon? Samantalang siya pa mismo ang nagbukas nito ngayong umaga. At walang kaano-ano'y ay napakadali naman itong nabuksan. At nakalimutan itong ikandado ang kanilang pintuan noong gabi. Napalingon ng ama nito sa may malaking umbok ng lupa sa gilid ng kanilang bahay. Kaya napangiti na lamang ito sa kanyang nasa isipan kung sino ang nag-iwas sa kanyang anak sa isang napipintong kapahamakan. Makalipas ang ilang araw, naalimpungatang muli ang batang si Lara dahil nakakaramdam ito ng parang may nakatingin sa kanya. Kaya marahan na minulat nito ang kanyang mga mata at tumambad sa kanyang harapan ang mga naglalarong duwende. Subalit, sa pagkakataong ito ay hindi ito agad naglaho at tila pinapasunod pa siya nito sa may kusina. Kaya dahan-dahan itong bumangon at tumalima sa gawi ng mga maliliit na nilalang. Nang makarating sa kusina at napaupo ang batang si Lara sa gilid ng mesa, nakita niyang lumapit ang isang maliit na nilalang. Sinisenyasan siya nito
na ilahad ang kanyang munting mga palad. At naririnig niya na tila kinakausap siya ng mga ito sa kanyang isip. Ipangako mo lamang, huwag kang magbabago. At hinawakan ng duwende ang kanyang mga palad. Matapos nga nito, ang tangi na lamang niyang naaalala ay ang mga ngiti ng mga munting nilalang. Kinabukasan, namulat siya sa boses ng kanyang ama. Nak, nak, naglalakad ka ba ng tulog? Bakit sa kusina ka natulog? Malamig dito. Napatingin na lamang ito sa kanyang ama. Sinasariwa ang huling alaala sa pangyayari kagabi. At binasag ng kanyang ama ang kanyang malalim na pag-iisip. O siya, upo ka na ng maayos at magsasangag ako ng kanin dyan, ha? Sige na ha, tay mo ko. Kaya matapos nga nun, ay nag-almusal na ang mag-anak. Lumipas ang mga araw. Tila gumaan ang lahat ng bagay. Lumakas ang ani ng kanyang ama na kalaunan ay nakapag-ipon at tuluyan siyang nakapag-aral at nakapagtapos. At ang kalusugan pa ng kanyang ina ay tuluyan na ding umayos at bumuti at nagkaroon pa ng pagkakataong makapagtayo ito ng maliit na negosyo na isang kainan. Na di nagtagal ay nagawa itong palakihin pa ang kanilang negosyo. Sa ngayon, may ilang ektaryang lupa ng pag-aari ang kanilang pamilya na sinasaka pa rin ng kanyang ama at pinagyayaman. Naisaayos din ang lumang barong-barong at may maganda ng mga buhay. At ang batang si Lara ngayon ay kasalukuyang pinalad na makapagtapos ng kolehiyo at makakuha ng magandang trabaho sa may Italia. Hindi po lubos nakakatakot ang kwentong ating natunghayan. Dahil ang mas nakakatakot ay ang sukuan mo ang iyong buhay at wala kang gagawing aksyon upang umunlad. At tanging aatupagin mo lamang ay ang mga negatibong mga bagay. Pag-aaksaya ng mga oras sa mga walang magandang dulot sa ating buhay. Sa tulad nating mga Pilipino, kadalasan nating hinihingi agad ang magandang dulo ng kwento na di natin alintana na nasa gitna talaga ng bawat istorya ng buhay ang pinakamagandang parte ng bawat kwento at pagsasalaysay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hangad ko po ang tagumpay, magandang kalusugan at kaligtasan niyo po aking mga kaibigan. At hanggang sa muli, manatili po tayong positibo sa ating pananaw sa buhay. Dahil ang swerte, hindi basta-basta lamang hinihintay. Nilalakipan ito ng pagsisikap sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Stay safe everyone and stay awesome. Peace!